Okay. So pass ka na, iwanan natin yan dyan, 844. So dito naman tayo sa 1 John 2:18-19. Brother Ray, aminin mo ba ang sabi ng iyong puno at tagapagtatag si Mr. Soriano na ang MCGI daw formerly actually is not the church in the Bible. Yan ang categorical statement niya. Kami, Church of God MCGI, is not the church in the Bible. Yes or no? Yes! Okay. Okay, maraming salamat. So sunod na tanong ko, kung inamin mo yan at teka lang, may 20 seconds pa ako. Okay, huminto ka na eh. May rules tayo na pag huminto ka na ng lampas na ng 3 seconds, 4 seconds, Alvin, pwede lang sumunod. Tatamatin yung time mo, 41 seconds remaining time. Okay, bigyan natin ng 20 seconds si, Brother Ray. Yes, it's totoo hindi kami lang. Kasi ang tunay na iglesia, itinayo, in between 31 and 33 AD. No? Hindi kami yan. Gabi po sa lahat, ano? Ito po ang Philippine Debaters Association. Meron po tayong debate sa gabi nito. Patutunayan ng MCGI na ang aral ng Roman Catholic Church ay anti-Kristo ayon sa Biblia. So unang-una, ipapakilala natin si Brother Ray Villapel mula sa MCGI. Brother Ray, 2 minuto. Salamat po, Brad Gerard. Ako po si Ray Villapel Jr., isang MCGI, mag-apat na taon pa lang sa MCGI at dating Katoliko. No, sa gabing ito, patutunayan ko na ang aral ng Roman Catholic Church ay anti-Kristo ayon sa Biblia. Sana po, ito pong aming usapin ni Brother Alvin ay magkaroon ng dagdag kaalaman sa lahat ng nakikinig ngayon at sana po ito ay matapos namin ang matiwasay sa tulong po ng Holy Spirit at sa mga kapatid kong MCGI, sana po ay suportahan niyo ako sa diskusyon na ito. Yun lang po at maraming salamat. Okay, yan po no, si Brother Ray Villapel, ang ating affirmative dito sa debating ito. No? So, bigyan natin kay Brother Alvin Gitamundok ang 2 minuto at naipakilala po naman palagi si Alvin dito at kailangan kilala na ninyo ito, Chief Apologist ng Roman Catholic Church. Brother Alvin, 2 minuto. Thank you very much, Brother Moderator. Perdos Kasonang, ating chief and head admin dito sa Philippine Debaters Association, PDA, na kilala na ngayon sa buong bansa. At sa aking katunggali ngayon, ng ating kaibigan na bago, si Brother Ray Villapel ng MCJ, Members Church of God International, kasakop ni Brad Eli Soriano. At sa lahat ng mga listeners at viewers natin at mga fans natin dito sa PDA, magandang gabi sa ating lahat. Good evening. Sana marami tayong matutunan sa talakayan namin ngayon ni Brad Ray na patutunayan niya as affirmative na ang mga aral daw na simbahang Katoliko na dito ako membro sa ako dito sa Katoliko ay mga anti-Kristo daw na aral. Ako naman representing the Roman Catholic Church as Bishop Delegated, I will be standing on the negative side. Kaya I will negate whatever Brother Ray would stand on his affirmative side. By the way, as I have informed our viewers and listeners, na dito ako hindi po para magkundina sa ating mga kaibigan mga hindi Katoliko. No? Ang debatehan ko, this is not a medium or a means na kung dahil nahatad sila, we will condemn them to hell. No? Hindi po ganun ang patay ko dito. A second point is that nais ko lamang may bahagi sa mga Katoliko at lalo na sa mga kapatiran nating nawawalay sa pananampalataya, mga separated brothers, mga Protestante, hindi Katoliko tulad ni Brother Ray, MCGI, na may bahagi ang katotohanan na taglay ng simbahang Katoliko. So hanggang dyan lang po ang limitasyon ng aking pagdidebate. Ano? I don't condemn, number one, number two, and only want to share and defend the Catholic truth. Brad Ross,
Yes, yes, thank you very much, Brother Alvin and Brother Ray. So, umpisa natin ang debate sa pagbibigay ng 10 minuto sa presentasyon paglalatag ng mga katibayan ni Brother Ray P. Lapil patungkol sa topic na kanilang napagkasunduan. Patutunayan ni Brother Ray na ang mga aral o doktrina ng Roman Catholic Church ay anti-Kristo. So, Brother Ray, 10 minuto sa iyong presentasyon. Yes, salamat po. Ay isang karangalan na makaharap ko sa diskusyon. Ang isa sa pinakamagaling na Catholic defender, isa sa pinakamagaling na debater ng Catholic defender. Ang aking pong tatayuan, patutunayan ko na ang aral ng Roman Catholic Church ay anti-Kristo ayon sa Biblia. Ngayon, ano po ba ang anti-Kristo? Kinuha ko po ito sa simple lang kahulugan. Ito ay tumutukoy sa sinumang laban sa ating Panginoong Hesukristo. So meaning to say, lahat ng tao na nagtayo ng kanyang aral na hindi nababasa doon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na ipinangaral ni Apostol Pablo ay automatic po yun, Antikristo. Sa gabi pong ito, mga kaibigan, umpisahan ko po sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 4. Umpisahan ko po sa 3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo. Walang nalalamang anuman kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghalian, mga pagkakaalit, mga pag-alikusta, mga masasamang akala. Yan. Ito po ay silbing babala po ng ating Apostol Pablo na kung sino mang nagtuturo, no? Ng ibang aral na hindi sumasang-ayon sa itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, yun ay palalo, ang sabi ng Biblia. Sa unang Korinto chapter 14, 14, ang talata ay 37, ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan. Kung inisip ni naman na siya ay propita o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So napakalinaw po, ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay na isinusulat niya ay utos ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano naman ang babala ni Apostol Pablo doon sa mga hindi nakasulat? Sa unang Korinto pa rin, mga kaibigan, sa chapter 4, ang talata ay 6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay naanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So napakalinaw po, huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya kung ano lang pong nakasulat sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo, ay yun lang po dapat ang ating doon lang po tayo dapat sumasampalataya sa nakasulat. Ngayon, ano naman ang utos ni Apostol Pablo doon sa mga tunay na mga member ng Iglesia? Sa Pilipos 1:27, napakalinaw po ng sinasabi ng Apostol Pablo, ang inyo lamang pamumuhay, anwika, ay naayon sa Ebanghelyo. Ang inyo lamang pamumuhay ay naayon sa Ebanghelyo, sabi ng Apostol Pablo. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng Apostol Pablo tungkol doon sa mga nagtuturo naman nang wala sa Ebanghelyo? No, mababasa po yan dito po sa Galacia chapter 1
Ang talata ay 1. Ang talata ay 8 hanggang 9. Datapwat kahimat kami ay nagluko. Galacia 1, 8 hanggang 9. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang imahilyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Sa 9, ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba kaysa inyong tinanggap ay matakwil. Napakalinaw po mga kapatid na kung sino mang tao na mangaral na iba sa ibanghilyo na ipinangaral ni Apostol Pablo ay kanyang pinapatakwil. Ngayon pupunta po ako doon sa aral o practice ng Roman Catholic Church na pinapractice namin ng mahabang panahon. Pinapractice po ng mahabang panahon nung ako ay member pa ng Roman Catholic Church. No? Unahin ko po ang rosary. Then prayer to the dead people. Infant baptism. Display of stitches in the church. Inside of the cross. Purgatory. Limbo. Yan po mga kaibigan, yung mga binabanggit ko, yan po ay wala sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Unahin ko po ang purgatory. Ano po ba ang meaning ng purgatory ayon sa kanila? A place or a state of suffering inhabited by the souls of sinners who are expiating their sins before going to heaven. Dito sa kanilang doktrina na ito mga kapatid, malinaw dito na wala pong makasalanan na mapunta sa impyerno, kundi lahat ng mga kasalanan ay mapupunta sa langit sapagkat ang purgatorio daw ay isang lugar na kung saan maninirahan yung mga kaluluwa ng mga magkasalanan, no? At magbabayad ng kanilang mga kasalanan bago pumunta sa langit. No? Ang ating pambansang bayan ay si Dr. Jose Rizal ay isa po siyang deboto na Katoliko. Pero nung siya po ay ma-exile sa Dapitan, mga kapatid. 3 minutes. Doon po niya nalaman na ang purgatorio po ay wala sa Biblia. Dito po sa Nullum et Impere na isinulat ng ating pambansang bayani sa page 72. Ang sabi po ni Dr. Jose Rizal, "But now let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testament, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory." Napakalinaw po niya mga kapatid. Binasa po pala ni Dr. Jose Rizal ang buong Biblia. Kaya nakapag-conclude siya sa kanyang aklat sa Nullum et Impere na walang purgatory both sa Old Testament and the New Testament. No? Ngayon punta naman ako doon sa prayer of the dead people. No, ito po ay wala po sa Ebanghelyo na Apostol Pablo. Lalo na po yung kanilang mga sinasabi doon sa pagdasal ng mga patay. Naalala ko Brother Alvin nung ako ay elementary sa Bisaya, isa po ako sa mananabtan, kaya mayroon pa doon mga naalala ko o na sinasabi na isa doon sa mga pagdarasal ng patay na Hesus kutungod yatong daghanan og singot og dugo nga gisingot mo dito sa huerto. Tapos ang reply naman doon sa mga ano, kaloyan mo ang kalag ni halimbawa Pedro ang pangalan, kaloyan mo ang kalag ni Pedro, Hesus kutungod sa pagtampaling si imong halang doon nga naong, Hesus kutungod sa pagpurong-purong kanimo sa maidgot nga tunok. Yan po ang mga dinadasal sa patay. Tapos pagdating po doon sa kuros, mayroon pong Tori ni David, Tori na Tipusa. Ang reply naman, Brother Alvin, kaloyan mo siya. Kaloyan mo siya. O Balay nga Bulawan, Arcas Alianza, Bitoon sa Kabuntagon. Yan po ay paulit-ulit na dasal. No, malinaw po sa Biblia na yung paulit-ulit ng dasal ay pinagbabawal po yan ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo chapter 6. No, kaya sa gabing ito, Brother Alvin, alam ko namang magaling kang debater, no, kumpara sa akin na kabaguhan lang, ay gusto ko po sana
matuto sa iyo kung itong yung mga binabanggit ko na pinapraktis ng Simbahang Katoliko ay mababasa po natin sa Biblia. Ito pang isa, yung pagdi-display ng mga statues sa simbahan. Saan po ito sa Biblia? Inutos ng ating Panginoong Jesucristo at ipinangaral ni Apostol Pablo na maglagay ka ng mga ribulto, no? As decoration sa simbahan, o lalong-lalo na sinasamba, niluluhuran, no? Dilalagyan ng kandila bilang pagsamba. So, yan lang po muna dahil... Time's up. Okay, so, thank you. Okay, so yan po ang presentation ng ating affirmative side na si Brother Ray Villapil. So, dako tayo ngayon sa cross-examination ni Brother Alvin for 7 minutes. Brother Alvin, ready ka na ba? Yes, Brother Ross, I'm ready. Okay, 7 minutes, Brother Alvin, for the cross-examination. Ang una kong tanong sa iyo, Brother Ray, ayon sa Biblia, kasi ang topic natin tonight is patutunayan mo na ang mga aral Katoliko ay mga sa aral sa Antikristo. So ang tanong ko sa iyo, Brother Ray, sa Biblia ba, alam mo ba yung mga talata paukol sa Antikristo? Alam mo ba yon? Yes or no? Yes, meron mong sinasabi sa Juan. Yung hindi nagpapahayag na ang Panginoong si Kristo ay pumuntang nasa laman ay Antikristo. Yan pong naalala ko. Oh, sunod na tanong, Brother. Maraming salamat. Nandiyan yan sa unang Juan 4:1 hanggang 3. Ang sunod ko nung tanong sa iyo, kasi alam mo lang pala yung talata na ukol sa Antikristong aral, di ba sinampalataya na namin yan ng unang Juan 4:1 hanggang 3 ukol sa mga aral na talagang sa Kristiyano at hindi sa Antikristo, yung sa unang Juan 4:1 hanggang 3. Alam mo yan na sinampalataya na ng Katoliko na si Kristo pumarito sa laman. Yung letra po letra na yan, kasama yan sa credo namin, alam mo ba yan o hindi? Yes or no? Yes, alam po yan kasi sa atin sa Katoliko, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Kaya walang problema diyan na Sir Alvin. Yung aking pinapatunayan doon po sa mga pinapractice po natin nung ako'y Katoliko pa. Yun po yung sinasabi kong Antikristo kasi base sa definition ng Antikristo, tumutukoy ito sa sino mang laban ni Kristo. Next question. Isa-isahin natin itong mga allegation mo, Brother Ray. Una dito sa purgatorio, ito kasing main mo, premise muna. Itong purgatorio ba, nakasulat ba sa Biblia? Kasi ang prinsipyo mo, 1 Corinthians 4:6, dapat huwag tanggapin yung hindi nasusulat, no? Anong Corinto 4:6. So, yes, ang purgatorio ba, isa ba to sa sinasabi na Antikristong aral doon sa talata mo sa Antikristong aral o nung Juan 4:1-3, isa ba to, na-mention ba to na purgatorio Antikristong aral? Meron o wala? Letra po letra. Wala pong purgatory sa Biblia, kaya po yan ay Antikristo kasi sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 1:8-9, no, kapag kahit anghel sa langit, mangaral na iba sa kanilang pinapangaral, ay ipinapatakwil sa Antikristo. Yes, got the time, 4 minutes and 27 seconds. Ano objection, Brother Alvin? Kasi ang tanong ko, moderator, is categorical, so dapat sagutin mo na ni Brother Ray, yes or no, kasi specific yung tanong ko na yes or no ang sagot. Kung yung purgatorio ba, kasama ba doon na mention letra po letra, ha? Letra po letra, na Antikristong aral, doon sa unang Juan 4:1-3, na pagkasunduan na ni Brother Ray, na Antikristong aral yun, na mention ba doon ang purgatorio, yes, okay, letra okay. Po letra, unang Corinto 4:6, okay, yes or no? No po, hindi. No. Okay, maraming salamat. Sunod na tanong, itong prayers for the dead, na mention ba din to sa mga Antikristong bersikulo sa Biblia? Na Antikristong aral, letra po letra, tulad ng purgatorio, yes or no? No, hindi po yan na-mention. Okay, maraming salamat. Sunod naman na tanong, itong mga larawan, mga statwa na ni Kristo, ni Maria, at ng mga banal, mga santo at santa, na-mention din ba to na isang Antikristong aral, letra po letra, doon sa unang 4:1 hanggang 3? Yes or no? Na-mention ba, Brother Ray, letra po letra? Yes or no, sa unang 4:1-3? No, hindi po yun na-mention sa unang Juan 4:3. Pero okay, po sa Exodo po, ipinagbawal po yan.
Okay. Itong rosaryo, na-mention din ba sa unang Timoteo, unang Juan 4:1-3 na antikristong aral, letra po letra, na-mention ba? Ay, hindi po yan na-mention kasi nga wala nga sa Biblia eh. Sunod na tanong, itong infant baptism ng mga Katoliko, na-mention din ba to na antikristong aral batay sa na-agree natin na talata unang Juan 4:1-3 sa mga antikristong aral? Na-mention din ba to letra po letra itong infant baptism? Yes or no? No, hindi yan na-mention. Pero ayon po sa practice ng Katoliko, yan po ay kontra sa aral ng Panginoon Hesus Kristo. Kaya po yan ay antikristo. Itong nobinaryo at mga litanya, na-mention din po ba to litanya at nobinaryo ng Katoliko? Lalo na yung sinabi mo mga pagdalasal sa patay na binasa mo yung Bisaya Cebuano version. Na-mention din po ba to letra po letra sa na pagkasunduan nating talata o ng 1.4.1.3 sa mga antikristong aral? Letra po letra, yes or no? No, hindi yan na-mention. Pero malinaw ang istan ko, Brother Alvin, na pagka iba sa ipinangaral ng Apostol Pablo, yan ay antikristo. Hindi lang naman kasi ang antikristo, ay tumutukoy lang doon sa unang Juan 4. Okay, sunod na tanong. Kung mo yung konteksto sa Biblia, na kapag kayong aral, hindi ipinangaral ng Apostol Pablo, ibig next question, Padre. So, ibig sabihin, itong unang 4:6 na huwag mong tanggapin kung lampas na sa nasusulat, ito palang mga atake mo na hindi kasama doon sa antikristong aral, sa premis mo na moderator sa unang 4:1-3 at iba pang talata ukol sa mga antikristong aral sa mga sulat ni Juan, hindi pala ito ang tinutukoy ng mga antikristong aral. Itong mga aral namin, Padre, infant baptism, rosary, statue, purgatory, press for the dead, etc. Yes or no? Padre, saan ka na? Pagkasagot, yes or no? Categorical. Objection, moderator. Objection. Yes, at that time, 1 minute and 35 seconds. Ano po objection, Padre? Yung sa unang Corinto po, 4:6 po, babala po yan. Na huwag magsigit sa mga bagay na nga sulat. Meaning to si po, pag wala doon sa ipinangaral ng Apostol Pablo, hindi po kailangan niyang ipapractice or sa sampalatayanan. Kaya mga binabanggit ko po, wala po sa Biblia yun. Kaya ginamit ko yung unang Corinto 4:6 na huwag magsigit. Okay, counter objection, moderator. Yes. Kasi valid yung tanong ko, moderator. Categorical naman na. Kinig ka naman, moderator. At sa mga listeners at viewers natin, success sila ngayon sa tanong ko. Very simple, plain, ang categorical na yung unang Corinto 4:6 yun ang batayan ko sa premis ko na huwag kang natanggap sa mga aral na hindi nasusulat o lampas na o labas na sa nasusulat, letra po letra yan sa unang Corinto 4:6 talata ni Brother Pilapil MCGI. So valid ang tanong ko, moderator, kasi batay sa unang Juan 4:1-3 wala naman palang nabasa doon kinundina na antikristong aral itong mga doktrinang Katoliko na na-mention ni Brother. Ang tanong ko sa kanya, yes or no, ibig sabihin, hindi pala yun ang tinuturing na antikristong aral, itong mga aral Katoliko na walang mababasa letra po letra sa Biblia. Simple lang, Sir Moderator, yes or no? Categorical yan. Pwede yung masagot, no? Pwede masagot, yes. Moderator, concern mo na. Sasagutin mo ba, Brother Ray, or object ka? Pwede din, pass. Nag-object na siya, Moderator, kanina. Okay. Sasagutin ko. Okay, sige. Okay, resume time, 1 minute and 35 seconds. Ano, hindi yan nabanggit doon sa unang Corinto ko, doon sa Antikristo, yung mga inilatag ko. Pero ang ibig sabihin po ng unang Corinto 4:6, no, huwag magsigit sa mga bagay na sulat. Meaning to say, huwag niyong ipapractice. Doon sa bilang Kristiyano, huwag kayong magpractice sa mga bagay na hindi nasusulat. Doon sa isinulat na Apostol Pablo. Next question. Next question na, Padre. Itong unang Corinto 14:37, lahat ng mga sulat ni Apostol sa Pablo, pawang mga utos ng Panginoon. Di ba talata mo to as a premis? So ang tanong ko sa iyo, meron ba diyang mababasa na bawal ipagdasal mga patay, letra po letra sa Biblia, batay sa unang Corinto 14:37, sabi ba ni Pablo, letra po letra sa kanyang sulat, bawal ipagdasal ang mga taong patay na? Meron ba? Wala. Letra po letra, yes or no? Wala. Pero yan po ay nagpapatunay, Brother Alvin, na pag hindi isinulat ni Apostol Pablo, kasi lahat ng isinulat ni Apostol Pablo ay utos ni Kristo, ay huwag po nating sampalatayanan. Gaya ng mga inilatag ko kanina, wala po yan, hindi po yan isinulat ni Apostol Pablo, kaya yan po ay antikristo.
Sunod na tanong. Kasi inutos ni San Pablo Apostol at ng mga apostol, Mateo 28:19-20, as a premise mo na moderator, na binyagan lahat ng tao. So ngayon, ayon sa 1 Corinto 14:37, huwag mong sampalatayan kundi utos si Pablo. Ngayon ang tanong ko sa iyo, based on 1 Corinthians 14:37 and Matthew 28:18-20, meron bang utos si Pablo ang Diyos kahit sa buong Biblia from Genesis to Revelation, letra po letra, na huwag isama ang sanggol na tao na bata na maliit na binyagan? Merong utos na ganyan, wala? Yes or no? Letra po letra. Wala pong utos na hindi isali ang bata. Pero malinaw po ang sinasabi sa Gawa chapter 2. No, yung purpose po ng baptism is for remission of sins. Now the question is, paano po magkakasala ang mga bata, the infant? How the infant baby would bear sins? Kaya po, mali po ang pinapractice. Okay, time's up. Next question po. Tapos na, Brother Ray, ang cross-examination. So, bibigay natin. Thank you, Sir Alvin. Thank you. So, bigay natin kay Brother Alvin ang kanyang presentation as the negative side ng 10 minutes. Brother Alvin? Maraming salamat, Mr. Moderator. Brother Ross Casona, ang Chief Head Admin natin sa Philippine Debaters Association or PDA. At sa ating katunggali ngayon na isang MCJI member, 4 years plus pa lang daw siya ng MCJI member, sakop ni Mr. Eliseo Soriano, na ngayon pinamunuan na ni Daniel Lasso ng MCJI, Members Church of God International, or popularly known as ang Dating Daan. Ang kanyang topic na kanyang i-challenge sa akin to be debate with me tonight is patutunayan na sa affirmative side na ang mga aral Katoliko, turo ng mga simbahang Katoliko, lahat yan mga antikristong aral. So, payak niya, no? Very categorical and plain and simple. Maintindihan natin lahat. Katoliko at hindi Katoliko, maintindihan yan. Ngayon, may mga talata dito sa Biblia ukol sa antikristo at saka diyan mga aral. Isa na dito, ang unang 1:4-3. Pero mayroon din dito sa unang 1:2. Basahin muna natin ang unang 1:4-3. At pakinggan natin kung may mababasa ba dito na antikristong aral, rosaryo, banal na larawan, mga statues, estatwa, mga panalalangin sa patay, prayers for the dead, purgatory, itong mga baptism of infants, limbo, etc. Eh, minensyon na ni Brady. Dami nga na minensyon, walang isa dito mababasa eh. Tapos ang prinsipyo na, 1 Corinto 4:6, 1 Corinto 14:37, huwag tanggapin ang hindi nasulat dito sa Biblia. Eh may sabi bang ganyan sa antikristo na aral dito sa sulat ni Juan? Wala. Basa. 1 Juan 4:1-3. Mga minamahal, huwag kayong basta maniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangaral nila ay mula sa banal na Espiritu o Espiritu Santo. Salip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang tinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propeta ang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi sinugo ng Diyos kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig niyo na nadarating ang Antikristo at narito na nga sa mundo. 1 Juan 4:1-3. Kaya tinanong ko siya, ito ba, alam mo ba, Brad Ray Pilapil ng MCGI, na itong sabi dito sa antikristong aral, hindi tumatanggap na si Kristo na Diyos naging tao. Isa kanila sa MCGI, Diyos din si Kristo, tapos naging tao din. Isa Katoliko, ganun din pala. Sa credo doon ng mga apostol, alam niya, nung former Katolik pa siya, hinamin na, in-affirm ni Brad Ray Pilapil. Ngayon, nandyan yan sa video, hindi na yan mapasubalian o ma-deny. Na-aral din daw ng Katoliko sa credo ng apostol na nanampalataya ang simbang Katoliko, buong simbang Katoliko, na si Kristo ay tunay na Diyos at naging tao. So, yun nga eh, yung pag hindi ka naniwala na si Kristo Diyos naging tao, hindi ka espiritu ng Espiritu Santo, kundi sa Antikristo ka. Eh kaming Katoliko naniwala, so paano kami bigang Antikristong aral? Dapat ito muna, Reverend Ray, ang basic na Antikristong aral, na dapat sana ay silang pilitayan ng Katoliko na hindi Diyos si Kristo na naging tao. Ayan, Antikristo agad, lahat ng aral namin, puro na yan at Kristo. Sunod-sunod na yan, that will be like a domino effect. Eh, wala eh. So, paano mo kami akusahan na ito naman ang antikristong aral? Bata yan, yun ang tema mo eh. Antikristong aral. Sana ang tema mo, hindi specific, antikristong aral.
kundi yung mga aral katoliko ay mga maling o hidwang aral o hidwang pananampalataya batay sa Biblia yun sana. Kaya nagkamali ka sa pagpili mo ng ano, brother, eh. Kasi galing rin kasi sa zeal mo na gusto mong pabulaanan at tatakihin ang mga aral at doktrina sa ibang katoliko. Pero dito, kung sa basketball pa, hindi ka nakashot, zero ka. Walang mababasa dito. Oh, ngayon, dito, anong antikristong aral dito? Isa pang talata. So, nagka-agree na tayo dyan na hindi kami antikristo. Pareha ng MCGI, bukod sa Iglesia ni Cristo, naniwala ang katoliko na ang Diyos naging tao na yun si Kristo. Unang 1.4.1.3. Kaya hindi kami nagtataglay ng antikristong aral. That is fundamental and basic. Pero dito, kaya tayo sa ibang batayan ng antikristong aral, tingnan natin ngayon kung sino ngayon ang antikristo. 1 Juan 2:18-19, ang mga antikristo. Binabasa ko dito ang salita ng Diyos na buhay Biblia, na protestante, hindi bayan sa katoliko. Hindi to kampi sa katoliko na translation. Mga anak, ng Juan 2:18-19, malapit na mga huling araw. At tulad na narinig ninyo, malapit ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo. Kaya alam natin malapit na mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila nung una, uy, kasama pala ang mga Antikristo ba rin nung una sa iglesia na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19. Hindi sila tunay na kabilang sa atin, kabilang sa unang iglesia. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalang nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Unang Juan 2:18-19. Napakaliwanag, brother. Alam na alam mo dyan, laganap yan at nabaliog na alam na ng mga katoliko at hindi katoliko sa ang pundador no, si Ginoong Eliseo Soriano sa ang dating daan, 1980, nakarehistro kayo sa SEC dito sa Pilipinas. No? MCGI, tapos si Soriano mismo umamin sa video niya, nandyan yan, may link ako dyan, na sabi na hindi kami yung iglesia dyan sa Biblia. Ngunit sumapi lang kami dyan sa iglesia sa Biblia. O, ibig sabihin, labas pala kayo sa iglesia sa Biblia. Hindi kayo ito eh. Sabi ni Juan, dapat kasama dito sa Biblia na iglesia. Lang 1:18-19. Ilumabas kayo eh. Lumabas kayo. 1980, maraming salamat mo. 1980 lang kayo nag-umpisa. Kaya nga lumabas, kasi may petsa kayo na umpisa kayo. Yung petsa dito, 33 AD sa Jerusalem, yung Acts 2, Gawa 2:1-47. Yung unang iglesia, ilumabas kayo dito, di kayo palang antikristong aral. Dapat huwag kayong lumabas sa iglesia na tinatag sa Biblia, hindi lang sa aral dito sa Biblia, kundi yung iglesia na tinatag ni Kristo sa Biblia. Kasi hindi yun mawawala. Matthew 16:18-19. You are Peter, and upon this rock, I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail against it. So ibig sabihin, patuloy sa kasaysayan, sa history ng sangkatauhan, from 33 AD sa Jerusalem, Gawa 2:1-47, natatag ang iglesia na dinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19, hindi yun mawawala hanggang sa pagbalik ni Kristo. Kasi kaharian yon at iglesia na tinatag ni Kristo mismo, na Diyos na naging tao, Matthew 16:18-19, 1:4:1-3, at dito sa 1:2:18-19, tinilakuran nyo. Kasi hindi pala kayo tatag, panahon sa 33 AD sa Jerusalem, na tinatag ni Kristo, hindi ko kasama. Dito pala kayo sa 1980, MCGI. Kaya wala nang mabasa sa Biblia eh. Members, Church of God International. Eh, pinutulputol niyo yung talata, tapos ginawang isa, tapos ginawang pangalan. Eh, wala namang sinabi na pangalan, official, Members, Church of God International. Kaya wala kayo sa Biblia, letra po letra. Ayon sa 1 Corinto 4:6, 1 Corinto 4:37, ilabas kayo yung letra po letra sa pangalan niyo ng iglesia sa Biblia. Ibig sabihin, antikristo kayo. Sa prinsipyo mo, Brad, Ray Pilapil. Pero sa Katoliko, hindi kami antikristo ayon sa Biblia kasi ang aral namin, mga sulat dito, mga Katoliko na sulat, I mention Epistola Katolika dito sa Latin Bible ko, o mga Epistola Katolika, mga Catholic Epistles, o New Jerusalem Bible, based on the Latin version of St. Jerome and the Latina Vulgata. Introduction to the letters to all Christians, o makinig ka, Brad Ray. 7 letters that written by Paul are included in the New Testament. James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and the letter of St. Jude. Because they were addressed to the church in general, the church universal and the church at large have been known from ancient times, the time of Christ and the apostles, the Catholic epistles, the three of them attributed to John, the apostle, have been briefly introduced in the introductory note to John's Gospel. Kaya dito sa Duwairas version ko dito, Brad Ray,
tinawag dito Catholic Epistle of St. John the Apostle, Epistola Catholica at Sanctuary Apostoli. Eh, yung Katoliko na Epistola nagtuturo, sino yung Antikristong aral? Eh, kayo pala yun, unang Juan 2:18-19. Ipitong sulat to, ibig sabihin kung pitong sulat, Katolikong sulat, hindi kami Antikristo. Kung ang pitong sulat, ni Santiago, ni San Pedro, San Juan, at ni San Judas, mga malalaking apostolan, apat na apostol, Katolikong sulat sila. Ibig sabihin, Katoliko sila. Yung mga ebanghelyo din, Mateo, Marcos, Lucas 1, mga Katoliko din yun ng mga ebanghelyo. E paano kami matamaan sa Galacia 1:9? Eh, kami ang sumulat dyan sa mga ebanghelyo at mga Catholic Epistles and the letters of St. Paul. Jerusalem Bible, Latina Vulgata, tatlo na. Duwairos Version, tatlo na. Ito pa, the Dartmouth Bible, Second Edition, Revised and Enlarged, Chamberlain and Feldman. Here is the Majesty of the King James Version ng Protestante, including the Apocrypha, edited and arranged for clarity, with voluminous commentary in the historical background of the Bible. Anong historical background of the Bible? Sabi ng mga scholars sa King James Version. James, Jude, and 2 Peter's Letters of Catholic Exhortation. The short tracts or letters, James, Jude, 2 Peter's, and 1 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and the Letter of St. Jude, are known as general or Catholic epistles because they were written not for any specific audience, but for the Catholic Church at large. They differ from Pauline teaching at many points, but their injunctions on doctrine and practice, doktrina daw at aral ng Katoliko, provide valuable insights on early Christianity. Ang sinauna at clear early Christianity is Catholic. Time's up, Brother Alvin. Maraming salamat, Brother Ross. Okay, yun po ang negative presentation mula sa Roman Catholic Church na si Brother Alvin Gitamundok, Chief Apologist ng Roman Catholic. So, dako tayo sa cross-examination ni Brother Ray Pilapil mula sa MCGI. Brother Ray, ready ka na ma? Brother Ray Pilapil. Saan na si Brother Rick? Baka lumabas. Baka kumain muna, nagutom siguro. Antayin natin. Sige, okay. No, so ang topic na kanina pinag-uusapan, patutunayan ni Brother Ray Pilapil na ang aral ng Roman Catholic Church ay Antikristo. Okay, Brother Ray, ready ka na ba for the cross-examination? Yes, ready na, ready na. Okay, 7 minutes, Brother Ray. Unang tanong, Sir Alvin, sabi mo kasi, the early Christians, the Catholic Church, saan po yun sa Biblia? Hindi po ako nagsabi, kundi ito ang King James ng mga scholars, no? Sabi nito, bago ko lang nabasa. Objection, moderator? Yes, objection. Cut that time. Biblia nga eh. Yes, sandali lang. May objection. Brother Ray, ano objection? Ang inaanap ko, verse. Kasi kung wala naman sa verse, pwede naman siyang mag-pass. Okay, sabi ni Brother Alvin, narinig ng moderator sa Biblia. So, Brother Alvin, bigay mo yung verse sa Biblia, okay ba? Yes, moderator. Okay. Resume. Dito sa King James Bible, ano? Introduction pa lang ito, Catholic Epistle of St. James the Apostle. Sabi dito, their injunctions on doctrine and practice provide valuable insights on early Christianity. Ano ang nagbibigay ng early Christianity doctrines and practice? Catholic Epistle. So ang title ng James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, at St. John, puro yan, Epistola Catholica ang title. Next kaya, question. Kaya ko na sulat. Objection, moderator. Objection, verse po ang kailangan ko. Para titingnan ko dito sa Biblia ko. Verse po. Okay, merong counter objection, merong objection pala dito sa ating affirmative side. Ang hinahanap niya pala, Brother Alvin, is verse ng mula sa Biblia. Ay may bibigay po ba tayo, Brother Alvin? Or counter of? Verse lang, verse. Kung wala naman, Sir Alvin, pwede ka naman mag-pass para susunod ako sa tanong ko. Teka mo lang, moderator. Sandali lang. Brother Ray, pakinggan. Tapos ka nang mag-objection. So, bigyan muna natin ng time si Brother Alvin para mag-objection din. Okay, Brother Alvin? Okay. Objection, moderator. Kasi sa unang tanong niya, hindi pa niya sinabi letra po letra at talata. Sabi lang niya, saan sa Biblia? So, open pa, moderator, na gamitin ko ang Biblia bilang reference kasi ang tema naman natin, patutunan, Bible naman talaga at references. So, hindi pa agad talata. E ngayon, so, nag-follow up siya, talata na na. Hindi yun kaugnay sa first question mo. Wala kang biniwan sa akin ng talata. Sige, baguhin mo.
Sige, okay, okay, okay. Sige tayo lang, Brother Ray. So, resume time natin, 6 minutes and 5 seconds. Brother Ray? Sige. Ano pong talata sa Biblia? Ano pong verse? Anong aklat? Na yung early Christians ay Roman Catholic Church member? Oh, dito, binasa ko. Unang Juan, 4:1-3, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli. The Catholic Epistle of St. John the Apostle, the Wireless Version. Ang sabi dito sa 1 John 4:1-3 na sulat Katoliko, naniwala ang Katoliko na Diyos si Kristo na naging tao. So hindi kami at ni Kristong aral. Unang Juan 4:3 po, bro. Okay. Unang Juan 4:3 po ba ang sagot? Oo, sinampalataya na namin yan. Unang Juan 4:1-3. Next question. Next question. Next question. Okay, next question. Doon po sa ginagamit mo na Unang Juan 2:18-19 tungkol sa Antikristo, may nakasulat po ba dyan na yung katangian sa mga Antikristo, yes or no? Yes, ang katangian ng isa dyan na sulat, lumabas sila sa iglesia na tanagin ng Kristo sa Matthew 16:18-19. Inamin ni Soriano na 1980 pa lang sila na Kristo, hindi talaga kayo ang iglesia na nasusulat sa Biblia. So ibig labas kayo sa iglesia sa Biblia. So Antikristo kayo, Unang Juan 2:18-19. Kasi Epistola Catholica, Sancti Juani Apostoli, Catholic Epistle of St. John the Apostle, ang Unang Juan 2:18. Katolik ang sulat ka namin eh. Next question. Yes. Next question. Naniwala ka ba bro na the Antichrist whose teaching is not the teachings of Christ? Maniwala ka po ba dyan? Yes or no? Yes. Kaya nga dito, ang mga Antichristong aral sa Unang Juan 2:18-19, hindi okay, kami okay. Yan kasi kami ang tunay na iglesia. Hindi ba ko tapos na dito? Thank you. May oras pa ako. Unang Juan 4:1-1. Katatay muna. Brother Ray, meron po tayong 30 seconds sa pagsagot doon sa tanong. So, bigyan po natin, hintayin mo po yung moderator na magsabi na next question. Okay lang po ba, Brother Ray? Okay, meron ka pang 20 seconds remaining time, Brother Alvin? 20 seconds, resume time? Yes, ang mga antikrusong aral, wala kami dyan dito sa Biblia na antikrusong aral ang Katoliko. Unang Juan 2:18-19, kami ang tunay na iglesia. Kamu ang lumabas, kayo ang antikristo. Unang Juan 4:1-3, antikristo din kayo kasi hindi naman kayo talaga niluwal na naging tao si Kristo. Diyos lang. Next question. next question. Since bro, inayunan mo, no? Inayunan mo yung antichrist is that the one whose teaching is not according to Christ. Ngayon ang tanong, yes. Inaniwan mo na ba na yung prayer of the dead, infant baptism, purgatory, limbo, at saka sign of the cross is under Christ? Yes, under Christ, hindi anti-Christ. Kasi no, anti-Christ rather, is anti-Christ. Oh, linawin mo. Ang sagot ko, no, kung anti-Christ, pero kung under Christ, yes. Kung anti-Christ, no. Kasi objection, yung moderator. Objection, moderator. Okay. Okay, bigyan na natin kasi nag-objection siya, Brother Alvin. So, anong objection mo, Brother Ray? Hindi, kasi umuo naman siya, eh. Sumang-ayon siya na ang anti-Christ ay yung mga tao na nagtuturo na hindi aral ni Kristo. Eh ngayon, yung binabanggit ko yung purgatory, limbo, etc., no? Tatanggapin ba niya na antichrist yan kasi hindi naman yan turo ni Kristo? Yan lang naman eh. Mag-object ka ba, Brother Alvin, o sasagutin mo ang tanong? Yes, Brother Moderator, object counter-objection muna. Sige. Kasi ang tanong ni Moderator, siya mismo ang slip of the tongue, nagkamali siya, under Christ daw. Kaya nga binago nga niya eh, antichrist na. Antichrist. Kaya nga makinig ka muna, Brother. Antichrist. Sandali lang, Brother Ray. Patapusin muna natin yung objection ni Brother Alvin. Brother Alvin? Yes. Ang sagot ko kasi kanina, kasi ang narinig ko sa sabi niya, hindi pa niya binago, under Christ na aral. So sabi ko, yes. Ngayon, binago niya, anti-Christ pala ba, Alvin? Really under Christ, anti-Christ. So sabi ko naman, no. So sumagot ako ng categorical sa mga tanong niya, hindi lang niya ako pinatapos. May categorical naman eh. So kung under Christ, yes, ang Katoliko under Christ, ang turo ng Katoliko, Christian teaching. Kung anti-Christ naman, no, hindi po anti-Christ ang Christian teaching ng Katoliko. Unang Juan 2:18-19, Unang Juan 4:1-3. Kaya nasagot ko, Moderator, ng ano, hindi lang ako pinatapos. Categorical. Okay, Moderator's decision. Next question, Brother Ray. Okay, next question. Ang sabi mo, pag hindi utos ni Kristo, at hindi aral ni Kristo, anti-Kristo. Ngayon ang tanong, bakit mo tinatanggi itong purgatory na aral ninyo, limbo at saka sign of the cross, bakit mo tinatanggi ng Antikristo?
na hindi nawala naman to sa aral ni Kristo? Sagot, bakit ko tinatanggi? Kasi lahat ng talata upo sa Antikristalang, example, unang 1:12-19, unang 4:1-3, wala nakasulat dyan pinundin na na Antikristalang, ang purgatorio. Inamin mo nga, walang purgatorio ulit na pulito, so hindi yan kasama sa Antikristalang dito sa Biblia. Eh sa amin, Katoliko to nasulat, Epistula Katolika sa Sancti Juana Jacobi. Tapos, lumabas kayo dyan. Unang 1:12-18, hindi kayo Antichrist. Unang 1:4-1:3, hindi kayo naniniwala na tao si Kristo na tunay. Antichrist, hindi kayo. Next kayo question. Antichrist, hindi kami. Next question. Brother Ray. Wala na si Brother Ray. Okay. Next question. Ginamit mo ang 1618, sabi mo, yan ay Roman Catholic Church. Saan po yan mababasa, bro? Sagutin kita, saan mababasa? No, gusto ko sita, ha? Gusto ko verse. Oo. Verse, kasi sabi mo, ang Matthew 16:18 is Roman Catholic Church. Saan po yan sa Biblia? Verse po, verse. Oo, kung letra po letra sa Tagalog, Tagalog ha, pangkalatang iglesia, nandyan yan sa King James Tagalog version, Hebreo 12:23. Basahin mo dyan para matuto ka. Hindi alam ni Suriano yan eh. Huh? Hebreo 12:23, King James. Talata nga! Sandali lang. Brother Ray, hintayin mong magsabi ng next question yung ano, moderator bago ka pumasok ulit sa pagbagong question. Okay lang ba 'yan? Okay, objection muna. Sige. Ano objection, Brother Alvin? Kasi every time maghingi si Brother Ray ng categorical question, Mr. Moderator, sinagasagot ko naman ang categorical na answer. Naghingi siya ng talatagin, binigyan ko ng Hebreo 12:23, King James sa paborito nila, ang dating Biblia, Hebreo 12:23. So, dapat Moderator, huwag muna siya magsapaw, no? All this attention, Moderator, dalawang beses na siya nag-break the rules, may rules tayo dito. Eh, maganda namang sagot ko, hindi naman malayo sa kanyang tinatanong. Okay lang, Brother Alvin, kasi si Brother Ray, unawain natin kasi hindi pa siya masyado kabisado yung rules ng PDA. Okay lang ba sa iyo, Brother Ray? So, habang tatatagal, makakabisado na ni Brother Ray yung rules ng ating PDA. Okay. So, meron pa tayong 1 minute and 43 seconds. Next question, Brother Ray? Next question ulit, di kasi niya sinagot ng tama. No? Di, huwag kang mag-send comments na, Jake. Mr. Moderator, nag-send comments yan. Hindi daw sinagot eh. Sinagot ko nga. Objection, Moderator. Yes, cut the time muna. Meron tayong rules din dito, Brother Ray, no side comments. So, yes, direct question. Direct question lang po tayo dito. Okay, 1 minute and 33 seconds, okay. Brother Ray. Kasi inangkin niya, yung Matthew 16:18 ay Roman Catholic Church daw yan. Anong ang talata para maisulat ko dito? Anong talata, anong verse? Oo. Hindi mo nga alam, Hebreo 12:23, letra po letra, sabi sa King James, ang dating daan Biblia, paborito mo yan, buklatin mo rin, sundin mo sa pagbasa ko, pangkalahatang pulong at iglesia. So, Catholic yan, pangkalahatang pulong. UP Dictionary, paborito ni Suriano, meaning Catholic, pangkalahatan. Eh, letra po letra, Hebreo 12:23, kami yun. Alam nga naman, Suriano, na inamin, hindi sila yung iglesia sa Biblia. So, nasagot kita ba rin, nagbigay ko lang talaga. Next question. Next question, Brother Ray. Binasa pa ni Brother Ray sa talata, nandyan pala. Pangkalatang pulong, nandyan, nabasa ni Brother Ray. Kung nabasa sa pulong, na yung sa bro. Okay, bro, next question, Brother Alvin. Paano kung nababasa ko sa Hebreo 12:23 ng pagkalahatang pulong ay hindi yan Roman Catholic Church? Mr. Moderator, cut the time muna. Brother Ray, meron din tayong rules dito sa PDA. Challenge question. Na-avoid namin yung challenges showdown. Showdown. Kasi letra. Nagkakagulo tayo dyan sa mga showdown. Inabulis na namin yan, Brother Ray. So, question lang doon, Brother Ray. Mr. Moderator, hindi naman showdown. So tanong yan, Brother Ray, tanong yan. Objection, Moderator. Yes. Hindi naman ako nagsibaw. Okay. Ang sabi ko, tanong. Kasi ginagamit niya yung Hebrew 12:23, yung pangkalahatang kulong daw ay, yun daw ay, Roman Catholic Church.
Yes. Okay, Brother Alvin, question diyan, Brother Alvin. Yes, sagutin ko, moderator. Teka muna. Ano, saan niya mapuputunan sa akin ang pagkalahat ng pulong? Ay Katolik okay, Brother Alvin, ka muna. 30 seconds. Oh, letra po letra, dyan sa ang dating Biblia, Hebreo 12:23, pangkalahatang pulong at iglesia. Ano bang church? Iglesia sa English. Church. Pangkalahatan, di ba Katolik? Hindi yung Church of God International. Katolik Church yan. Based on the Tagalog version. Diksyonaryo ng UP, si Mr. Surano gumamit. Anong meaning ng Katolik? Pangkalahatan. Ano ang pangkalahatan? Katolik. Next question. Universal. Okay, time's up na pala. Abutan tayo ng time. Abutan tayo ng time. Hindi napansin. Hindi ko napansin tuloy. Okay, yan po, no, medyo uminit yung tanungan sa sagutan dito sa debate sa gabing ito. Ano? At ang topic pala na kanilang pinag-uusapan, patutulayan ni Ray Pilapin na ang aral ng Roman Catholic Church ay Antikristo. So dito na po tayo sa rebuttal ni Brother Ray Pilapin ng 10 minuto. Brother Ray? Okay, salamat po, Master Moderator. Si Brother Alvin, magaling siyang lumusot. Tinatanong ko siya kung payag ba siya na yung Antichrist ay yung mga taong nagtuturo na, sa mga aral na hindi tinuturo ni Kristo? Payag siya, umuo siya. Eh, pero nung binanggit ko na yung mga baptism, purgatory, limbo, sign of the cross, rosary, ayaw niya tanggapin na Antichristo. Pero tinanggap niya na pagka hindi aral ni Kristo, Antichristo. So talaga magaling si Sir Alvin sa mga panusot na ganyan. Ano? Tapos ginamit niya ang Hebreo, Kapitulo 12:23, ay kung babasahin natin ang Hebreo 12:23, wala namang binabanggit dyan na ang pangkalahatan ng Roman Catholic Church. Kasi kung pangkalahatan ang binabanggit sa Biblia na Iglesia, eh wala nang iba, kundi ang Iglesia ng Diyos. Yan ang ipinangaral ni Apostol Pablo, inutos ni Kristo na mangaral hanggang sa kahulihan ng sa lupa. No? Kaya napakamali na yung pangkalahatan sa Hebreo 12:23 ay Roman Catholic Church yan. Kasi malinaw, naka-establish na ang tunay na iglesia, ang iglesia ng Diyos. Sa katunayan, yung nang ipinangaral ni Apostol Pablo sa lahat ng mga sulat niya. No? Ngayon, babalik ako dito sa aking premise kanina, itong mga binabanggit ko, o rosary, Brother Ray, katarjan mo na, Brother Ray? Brother Ray, naririnig mo? Brother Ray? Hinahamon ko siya, sinasalins ko siya, napapatunayan niya na yan ay nasa Bible. Dahil sinabi ko kanina, tanggap ni Brad Alvin na ang Antikristo ay sila yung mga nagtuturo ng mga turo na hindi tinuro ng Panginoong Kristo. Tanggap niya. Pero ang binanggit ko na yung rosary, confirmation of the prayer of the dead, infant baptism, ayaw niya tanggapin na Antikristo yung mga turo na yan. Kaya tapos binanggit niya yung Hebreo 12:23 na daw yung pangkalahatang pulong daw, yun daw yun ng Roman Catholic Church. Napakamali po niyan, mga kaibigan, sapagkat ang tunay na iglesia na na-establish sa Biblia, walang iba kundi ang iglesia ng Diyos. Sa katunayan, yan yung ipinangaral ni Apostol Pablo, yung iglesia ng Diyos. At hindi Roman Catholic Church. Ngayon dito sa Marcos City, mayroon tayong mababasa na ganito. Sa Marcos, ay nagloko yung ano. Marcos City, no? Ito ay lapat na lapat ito sa kanilang doktrina, sa kanilang mga pinapractice. Na nagpa-practice sila na hindi naman utos ng ating Panginoong Kristo. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Napakalinaw po niyan. Ito po mga binabanggit kong rosary, prayer of the dead, infant baptism, display of stitches, sign of the cross, limbo, purgatory. Malinaw po yan na yan ay turo lang ng tao. Turo lang yan ng mga Katoliko. Wala yan sa Biblia. Kaya walang kabuluhan yan. Sabi ng ating sabi ng kasulatan. No?
At doon sa ano, doon sa tunay na iglesia, no? Mayroong ano, mayroong itinitawala. May tiwalagan sa tunay na iglesia. Pero sa Katoliko, maski pa anong gagawin mo diyan, wala namang tiwalag diyan. Dahil ako nung araw eh ang dami kong kasalanan, sabungero, babaero, lasingero, pero wala namang tiwalag diyan. Kaya yan talaga ang mga antikristo na mga ano, mga samahan, no? Sa unang Korintos 5:13, pakinggan natin kung ano ang utos sa tunay na iglesia, sa mga membro sa tunay na iglesia. Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Pinapaalis po, may tiwalagan po sa totoong iglesia, no? At sa totoong iglesia, bawal ang lasinggero sapagkat malinaw po sa Efeso 5:18, no? Kayo'y magsilayo sa mga sa huwag kayong magsipaglasing sa alak na kinaroonan ng kaguluhan. Eh sa Katoliko wala namang bawal eh. Simba ka ng Linggo pag pagkatapos ng simba, lasingan na eh. No? At saka sa tunay na iglesia, bawal ang diborsyo. Eh sa Katoliko eh hindi naman bawal ang diborsyo. Eh. No? Sa unang Korinto City Jesus, datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, sabi ni Pablo. Ngunit hindi ako kundi ang Panginoon na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Yan po ang utos sa totoong iglesia. Isa ka pinapractice ba yun ng Katoliko? Hindi. Dahil ang Katoliko ay ano sila, no? Pinapahintulutan nila ang kanilang mga membro na magdi-divorce. At isa pa, sa tunay na iglesia, bawal ang mahaba ang buhok. Isa Katoliko naman, walang bawal. Unang Korinto 11:14. Ganito po ang ating magbasa, mga kapatid. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Yan po, napakalinaw. Ngayon balik ako dito sa limbo. Limbo according to them, the supposed resident of the souls of unbaptized infants. No? Na pag namatay daw yung ano, pag namatay daw yung bata, yung kaluluwa na hindi nabautismuhan na bata na namatay ay pupunta sa limbo. 4 minutes. No, ito po ang mga antikristong turo. Wala po ito sa Biblia. Sana po magising na po tayo, Sir Alvin. No? Sana po magising na po tayo. Napakatagal kong Katoliko, pero salamat sa Diyos. Ako'y naliwanagan at umalis ako sa ganitong katuruan. Dahil malinaw po, ito ay antikristo. Sinangayunan mo kanina, antichrist, post-teaching is not of Jesus Christ. Kaya malinaw, sinangayunan mo. Eh pero pagdating dito sa mga rosary, prayers of the dead, ayaw mo nang tanggapin, ayan ay antikristo. Ano? Dito po sa unang Timoteo 4:1-13, no? Napakalinaw po nito, ito po ay natupad sa simbahang Katoliko, mga kapatid, no? Unang Timoteo 4:1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya at makinig sa mga espiritong mapanghikaya at sa mga aral ng mga demonyo, na sa 3, ipinagbabawal ang pag-aasawa. O saan po ito natutupad? No? Sa Catholic Church po ito, kaya mga pare ninyo, bawal mag-asawa. Kaya malinaw po na yung mga toro sa loob ng simbahang Katoliko hanggang ngayon pinapractice ninyo ng mga Katoliko, Sir Alvin, yan po ay antikristo. Malinaw po yan. No? At titindigan ko yan hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Titindigan ko yan na yung antikristo ay yung mga turo na hindi turo ng ating Panginoong Jesucristo ay antikristo yan. Napakalinaw po yan. Ilang, may oras na po ba? 2 minutes. Punta tayo sa sign of the cross. Sign of the cross. Ayon sa Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Extract, page 17. Sign of the cross, it is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Ayun naman pala, the most powerful weapon naman pala against Satan. Yan tanong. Eh bakit pag pumasok tayo sa simbahan, no? Pag nasa tapat na tayo ng rebulto ng Panginoong Jesucristo, yung may malaking cross, eh bakit magsa-sign of the cross tayo? No, ibig bang sabihin,
sa atin ang Panginoong Kristo, kasi nagsasign of the cross ka. No? At pag upo mo sa upuan, magsasign of the cross ka. Pag tumapat ka sa simbahan, magsasign of the cross ka. Pag humarap ka sa pagkain, magsasign of the cross ka. No? Kaya po napakamali po. Mali ang meaning doon sa ginagawa. Kasi it is the Christian strongest and most powerful weapon against Satan. Eh, bakit pag nasa loob ng cross tayo, pag nasa loob tayo ng simbahan? Napakalinaw talaga na puro mga imbinto itong mga aral na sa Katoliko Sir Alvin, ano? This faith is teachers in the church. Saan po yan sa Biblia? Na inutusan na lahat ng sukasulok-sulukan ng simbahan ay mag-i-display ka dyan ng mga ribulto. Although sa panahon ni Moses, inutusan siya ng Diyos na gumawa siya ng cherubim, pero yun ay adorno lamang doon sa kaban ng tipan. Si Moses lang pong inutusan noon at wala nang iba. Kaya titindigan ko sa gabing ito na itong mga binabanggit ko ay talagang ito ay mga turo ng Antikristo. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa gawa, Jesus, sa Roma 1:25, ang sabi niya, nagluko na naman yung, sa Roma 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Ngayon, nagpapalusok na ngayon yung mga debater ng Katoliko eh. Yung mga ribulto, hindi na daw nila niluluhuran, kundi adorno lang daw sa kanilang simbahan. Pero malinaw po ang mga ribulto, sinisindihan natin ang kandila, at yan po ay malinaw na yung aral na yan ng Antikristo. Brother Alvin, naririnig po ba ako, Brother Alvin? Hello, Brother Alvin? Yes. Okay. So, dako tayo, Brother Alvin, sa 7-minute cross-examination dito sa rebuttal. Brother Alvin, 7 minutes. Okay. Unang tanong ko, Brother Ray, dito mo natas Hebreo 12:23, Hebrews 12:23, ang dating daan Biblia. Ang tanong ko sa iyo, yung Hebreo 12:23 ba, di ba, nagpapahayag yun na yung pangkalatang pulong at iglesia, yung church doon na binabanggit ni Pablo sa Hebreo 12:23, premise mo na moderator, ay mga banal yun, mga santo yun, mga espiritu ng mga tao at mga kaluluwa na nandoon na sa langit kasama ng Diyos at ni Kristo at ng mga anghel? Yes or no? Objection po. Objection mo dito. Hindi po ako naniwala na may mga santo na sa langit. Okay. Maling aral po yan. Okay. So, yun ba ang objection mo, Brother Ray? Any objection, Brother Alvin? Counter-objection, Mr. Moderator, kasi nagbatay ako sa talata. Ibig sabihin pala, hindi siya naniniwala sa letra po letra dito sa talata, Hebreo 12:23. Ang dating Biblia, hindi pala siya naniniwala, Moderator, kung nag-object siya. Baka tapos yung tanong ko eh. Yes. So rule out, Moderator, na valid yung question ko. Dapat sagutin niya. Kung ayaw na sagutin, mag-pass siya. May rules naman tayo dito. Brother Alvin, Moderator's concern lang. Ano? So, yung idea or concept na kinuha mo dyan sa isang verse ay hindi tinatanggap ni Brother Ray sa kung ano mang dahilan. So, paki-rephrase na lang yung tanong na medyo lilis dun sa... Sige, Moderator, rephrase ko. So, as a premise, Moderator, allow me to read the verse, tapos itanong ko sa kanya. Okay. Lumapit kayo sa pangkalatang pulong at iglesia na mga panganay ng Diyos, na mga pangalan ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos sa hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos. Ang ginawa niyang ganap. So ngayon, Brother Ray, ito mga espiritu o makaluluwa sa mga taong ganap na nandoon na ngayon sa langit. Meron kayo dyan, santo at santa, sa FCI. Yes or no? Meron, wala? Yes or no? Objection, Moderator. Wala pong tao na nakaakyat sa langit ngayon. Nakung. Maling haral po yan. Okay. Kaya hindi ko tatanungin yan. Next question, Moderator. Valid question yes, yan eh. Yes. Moderator's decision na lang ano. Kasi although another topic kasi yan, Brother Alvin and Brother... Another Ray. Topic yan, Brother Alvin. Another topic. Okay. Counter-objection muna, Moderator. Okay. Bigyan natin ng counter-objection si Brother Alvin. Kasi, Moderator,
siya nga mag-una dyan ang dami niyang mga aral sa Katoliko binabanggit, hindi ka ako nagreklamo, moderator, na top topic, mga rosaryo, limbo, etc. Huwag ka muna rin mag-ano, huwag kang bastos rin, just relax muna, okay? I have my time for counter-objection. Ang counter-objection ko, moderator, talata ito ginamit ko kanina, tapos ngayon dito, dito natin sa rebuttal, kahit ano ng tanong dito, Mr. Moderator, Badros, pasok to kasi dito kami nagtaltalan kung Katoliko ba ito hindi, ang Hebreo 12:23, dahil may pangkalatang pulong at iglesia dito na banggit. So batay sa talata, pwede akong magtanong sa kanya, and any question ko na valid na yun, eh magpasta lang si moderator kung ayaw na sagutin. Hindi puro siya reklamo ng reklamo. Okay, okay. Moderator, concern na lang. Ano? Kasi 6 minutes and 15 seconds. Brother Ray, ginamit naman ni Brother Alvin ang verse. No? So kung hindi, yes, nyo, kung hindi naman ninyo aral na meron ang nakaakyat sa langit, pwede mo namang sagutin yan na wala sa inyo, yes, naniniwala. Yes, yan, yes. Na hindi, yes, kayo naniniwala, oh, na meron ang nakakyat sa langit. By the way, pakisagot lang ko. Yes, pakisagot. Yun nga. Wala kaming aral na ganyan na may nakakyat na sa langit. Maganda yan sa sunod na ano, sa sunod na debate namin ni Sir Alvin. Okay, maraming salamat sa sagot mo. Next question na, Sir Alvin, palitan mo ang tanong mo. Next question? Kaya nga, next question na. Based on the premise of your answer, nasabi mo ngayon. Next question, Teka muna, Brad Ray. Nag-question lang ako. Nag-premise ako. Mainit ka masyado, Brad Ray. Relax lang. Relax lang. Bago ako, baka magsalita, magsagot, tanungin mo muna ako. Ito ang tanong ko. Based on the premise of your answer. Sapit-sapit, di ma. Sandali lang, cut mo na yung time. Hindi, yung signal mo kasi mahina. Objection, moderator. Sapit-sapit kasi Mr. Moderator eh. Okay. Kaya pagpaumanhin nyo na kung ako'y nakasabat na hindi pa pala tapos kasi chapi-chapi ang ano. Okay. Sa live natin, malinaw naman ang boses ni Alvin. Although walang picture na lumalabas sa screen ni Brother Alvin, pero malinaw yung boses ni Brother Alvin. So kung mayroong problema... Nakikita ko naman ang picture ko dito, moderator. Klaro naman, si Ray nga ang walang camera eh. Tapos ang problema, moderator, yung signal ni Ray, hindi sa akin at sa iyo. So, walang problema sa akin na side moderator. Sa kay Ray, moderator, pareho kayong dalawa malinaw ang inyong boses. Kahit sa live, malinaw kayong dalawa sa boses. Sige, next question, bro. Teka muna, Ray. Kasi moderator, reklamo ni Ray, choppy daw ang dating ko. Kaya nga, ilinawin natin na sa akin side dito, maliwanag kasi sabi mo, narinig mo ako, moderator. So, ang problema dito, hindi sa akin na signal, hindi sa iyo, moderator, kundi kay Ray talaga. Okay. Ano moderator, kung chapi-chapi palagi, hindi tayo matapos ito. Okay, proceed sa question, no? Brother Alvin, medyo lumilinaw na yata sa kanin. Okay, sige. So, sunod na tanong ko, as a premise, sabi mo, wala pala kayong mga santo at santa, mga kaluluwa na punta sa langit kayong panahon. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, based on Hebrews 12:23, ibig sabihin, wala pa kayong spirito na naganap na kasama ng Diyos at mga anghel sa langit, Antikristo, ibig sabihin, yes or no, kayo pala talaga ang Antikristong aral. Yes or no? Antikristo pala kayong aral sa MSGI. Dating daan, yes or no? Eh, wala pa kayong santo sa langit no, eh. No. No, kasi yung aral ninyo na santo sa langit, kalokohan yan. Hindi yan biblical, Sir Alvin, yung may mga santo na sa langit. Sunod na tanong ko sa Brad Ray, sabi mo hindi biblical. Binasa ko dito, may mga espiritu na ng mga ginawang ganap ng Diyos sa langit kasama ni Kristo at mga anghel. So ang tanong ko sa iyo, sinong paniwalaan namin ang Hebreo 12:23 letra po letra? O yung sabi mo, walang santo sa langit? Sana paniwalaan na yung Biblia o ikaw? Sagot, categorical yan, pili ka sa dalawa. Sana paniwalaan namin letra po letra sa Biblia, Hebrews 12:23, meron na mga espiritu sa langit, lalaki at babae? O kayo, wala pa, kahit isa na langit? Saan sa dalawa, MCGI o Biblia? Sagot. Brother Ray? Yung mga espiritu po na nakatala sa langit, mga anghel po yan. Hindi po yan tao. Wala pa pong tao na nakarating sa langit. Yan po ang sagot ko. Next question. Premise mo kami sa moderator, lumapit kay sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuri na matuwid ng Diyos at ginawa niyang ganap. So, Brad Ray, aminin mo na ngayon na nagsisinungaling ka pala sa amin, nilulokom kami, nililigaw, ililinis. Yes or no? Intention mo talaga manloko? Yes or no? Nakatala pa lang sa langit, pero wala pa sila doon. Eh, sino-sino yan?
Yan po yan yung, yes, yan po yung 144,000 sa angkan ng Israel. Okay. Natatala pa lang sa langit pero wala pa sila doon. Sandali lang. Moderator, walang categorical. Meron objection, nakakat yung time natin, 3 minutes and 36 seconds. Ano yung objection, Brother Alvin? Simple lang, moderator. Ang objection ko, tulad ng dati, nakinig tayong lahat dito, listeners of viewers, mga saksi kayo, naka-video to, naka-record, na wala siyang categorical yes or no. Tapos ang punto, moderator, hindi daw yung tao, mga anghel. Kaya binasa ko na tao pala, espiritu na mga tao pala, kahit nga sa ang dating Biblia. So, valid yung question ko, moderator. Dapat sagutin niya, yes or no? Hindi siya nag-yes or no, moderator. Diretso lang explain eh. Kasi gusto niya umiwas. Moderator, valid yung tanong ko. Ipasagot mo ng categorical. Okay. Kasi lumabas, ang luloko siya dito eh. May litrapolita tao. Okay, counter-objection. Moderator. Counter-objection, Brother Ray. Meron ka ba? Yes, sasagot ako. No yan, no. Okay. Kasi ang nakasulat po dito, nangatala pa lang. So meaning to say, nakasulat pa lang yung pangalan nila doon, pero wala pa sila doon. Sunod na tanong, Brad Ray. Napakaliwanag dito, sabi sa na-premise mo dito, sabi mo hindi tao, mga anghel. Ngayon pala, inamin mo mga tao pala, pero hindi lang, nakatala lang pala doon ang pangalan. So ngayon, aminin mo pala, nagkamali ka talaga kanina pag sabi mo mga anghel yon, hindi espiritu ng tao. Yes or no? Nagkamali ka talaga. Aminin mo kung nagkamali ka honestly, truthfully. Nga nagkamali ka talaga pag sabi na hindi yung yes, espiritu ng tao. Yes, nagkamali ako kanyang sagot ng anghel, pero yan ay nakatala pa lang. Pero wala pang tao doon ayon sa aral mo. No? Ayon sa unawa mo na may tao doon sa langit, wala pa. Maraming salamat, brother, sa pag-amin mo. Very truthful and honest naman itong kaibigan natin si Brother Pilapil ng MCJ. Next question, Sir Moderator, kay ima umamin ka, nagkamali ka, hindi pala yun mga anghel, kundi espiritu talaga ng mga tao. Ang tanong ko sa'yo sa susunod ay, yung pagkakamali ba ng pagsagot natin, ibig bang sabihin, nasa katotohanan ka, ang katotohanan ba, nagkakamali o hindi? Yes or no? Lahat ng tao nagkakamali, pero ang importante, binago ko. No? Sir Moderator, objection na naman. Eh, walang okay. Categorical, that is to explain. Anong objection, Brother Alvin? Nasanay na kasi Mr. Moderator, si Brother Jay, na direct to explain, walang yes or no. Kahit ang categorical, may rule tayo, yes or no muna bago sumagot ng explanation. Kasi ang sagot pa niya, lahat daw ng tao, ang tinatanong ko, Moderator, ang katotohanan ba ay magkakamali ba? O, hindi naman ang lahat ng tao tinutukoy ko sa tanong ko, Moderator, yes or no. Walang yes or no, tapos ang sinagot na lahat ng tao, hindi naman yung tinanong ko, wala pang yes or no. Counter, Brother Ray? Sinagot ko na siya na dito sa yes or no? Hebrew 12:23, yan ay hindi yan, ano, mga anghel, wala kundi yan ay mga tao. Nakatala pa yung, nakatala pa yung mga pangalan. Brother Ray. Wala pang tao sa langit. Brother Ray, meron kasing categorical question. Yes, yes. Walang explain agad eh. No. Unahin mo muna yung categorical yes or no. Yes, or ganyan. Or kukuha ka ng 15 seconds. No, no. Ang sagot ko no. Okay. Ang sagot ko no. Kasi mayroon sa Isaiah 29:24, silang nagkamali sa diwa, ay darating sa pagkaunawa. Next question. Oh, next question. Ngayon, ang kamalian, batay sa Biblia, John 8:44, mga kasinungalingan, mali yan, kasinungalingan. Sino ang tatay dyan, Brother, sa John 8:44? Masabi mong ba sa amin, sino yan? Ang ama ng kamalian, kasinungalingan, sino yan? John 8:44, kung alam mo. Sino yan? Objection, Moderator. Objection, Moderator. Okay, ayan na naman eh. 1 minute. Objection, Moderator. Yes, yes. Anong objection, Brother Ray? Out of context ng Moderator yung tanong niya eh. Out of context na yung tanong niya. Okay, counter-objection, Moderator. Okay, counter-objection, Brother Alvin. Within the topic, Moderator, kasi i-determine natin dito sinong may antikristong aral, ako ba o siya. So kung nagkamali man siya, kasama din dito sa debate, Moderator. Alangan naman iwanan ko nga dito, tingnan natin kung sino kay Satanas, kung sino sa Diyos, kay Kristo. So valid yung, Moderator, kasi sa rebuttal question, anything, any question na, Moderator, pwede. So dapat sagutin na, kung ayaw na sagutin, pass. Eh, rebuttal ang question okay, na to. Okay, Moderator's concern lang, Brother Alvin, ano? So dito sa atin, ang atin ay aral lang, no, sa mga doctrines at mga aral ng mga churches natin. Si Brother Ray ay sa MCGI, then ikaw sa Roman Catholic Church. Huwag po natin atakihin yung bawat isa sa atin na nagdidebate, kundi yung atakihin natin ay yung doctrine. Pwede mong itanong sa doctrine nila yung mga sa tingin mo na mga Antichrist doctrine. Doon lang po tayo mag-base, Brother Alvin. Okay lang po ba yan?
Yeah, personal na siya, bro. Personal na siya magtanong eh. Personal. Parang tikon siya, Brad Alvin. Ah, huwag kang ganyan, Brother. Natatawa ka ako, parang tikon. Okay, serious yung tanong ko sa'yo eh. Kasi umaling ka na may kamalian. Sabi mo, lahat ng tao nagkakamali. Sandali lang. Ayusin natin. Brother Ray and Brother Alvin, moderator's decision, next question na lang tayo, Brother Alvin. Next question. Next question, kasi kahit anong question na dito, sino ang ama ng kasinungalingan ng kamalian? Ayon sa John 8:44, that is a valid question for every one of us. Hindi lang sa MCJ, pati INC, pati Katoliko. Pero sagutin mo lang, Brother. Kung ayaw mo sagutin, sabihin mo, pass, moderator, next question. Ganyan lang naman eh. Sino doon, John 8:44, ang ama ng kasinungalingan at kamalian? Aral yan eh. Sino, Brother? Sige, sasagutin ko. Ano bang gusto mo, sasagutin ko? Ikaw bahala. Pwede mo hindi sagutin, pass. Pwede mo rin sagutin, ikaw bahala. Oh, pass. Sino pass. Yun? Okay. So pass ka na. Iwanan natin yung John 8:44. So dito naman tayo sa 1 John 2:18-19. Brother Ray, aminin mo ba ang sabi ng iyong puno at tagapagtatag si Mr. Soriano na ang MCGI daw formerly actually is not the church in the Bible. Yan ang categorical statement niya. Kami, Church of God MCGI, is not the church in the Bible. Yes or no? Yes! Okay. Okay, maraming salamat. So, sunod na tanong ko, kung inamin mo yan at... Teka lang, may 20 seconds pa ako. Okay. Huminto ka na eh. May rules tayo na pag huminto ka na ng lampas na ng 3 seconds or 4 seconds, Alvin, pwede lang sumunod. Tatang natin yung time mo, 41 seconds remaining time. Okay, bigyan natin ng 20 seconds si Brother Ray Pilato. Yes, totoo hindi kami lang. Kasi ang tunay na iglesia, itinayo in between 31 and 33 AD. No. Hindi kami yan. Okay. Kaya nga kami umanib dyan. Kaanib kami dyan. Pero okay. Hindi kami ang original. Next question, Brother Alvin. Next question. Okay. Sunod na tanong. So, ibig sabihin, premise mo na moderator, Brother Ray, na dahil inamin mo, sabi ni Mr. Soriano, ang inyong puno, na hindi kayo yan literal yung na iglesia na nasa Biblia. Sabi mo, 31 to 33 AD nga natatag. So, ibig sabihin, labas kayo ng iglesia, kayo palang aral ng Antikristo sa unang 1, 2, 6, 7, 2, 19. Yes or no? No. Yes or no? No. No, sapagkat umanib nga kami dyan sa iglesia. Paano kami labas? Umanib nga kami sa totoong iglesia eh. Next question. So, next question. Kahit na hindi kayong iglesia dito sa Biblia, ang kinin mo rin na umanib kayo, ibig sabihin, lulukuhin mo kami talaga, kami lahat dito, na kahit hindi kayo yung iglesia sa Biblia, umanib pa rin, yes or no? Objection, moderator. Sandali. Objection, moderator. Masyadong personal, moderator, yung tanong. Sandali. Objection, moderator. Masyadong personal. Bata yun sa tanong, sagot mo. Brother Alvin and Brother Ray, sandali lang, moderator. Ayosin mo tanong, moderator. No? Since na wala na tayong oras, ano, pero bibigyan natin kasi nag-objection siya, no? Sandali lang ha, may tumatawag. sige, Brad Ross. Pantayin mo na natin, Brad Ray. Oo, sige. Hello, sir. Shoutout muna dyan sa mga kapatid natin, no? Hello, sila ni John Paulo Cruz, Boy Letra, mga kaibigan ko. Sila Brad Norberto Sabandal II, si Sister Jen Cuspiro, kasama ko sa chatbox, sila ni Brad Rolly Casium Silomenio, at iba pa dyan ng mga Catholic Defenders na sumusubaybay sa atin, pati na rin sa mga kaibigan nating MCJ na kasama ni Brad Ray, siguro na may nanonood rin. Shout out dyan. Tapos may debate pala ko upcoming dito sa PDA, Philippine Debaters Association, kontra sa Muslim na kilala nyo na si Adamu Bakari Abubakar, taga Nigeria, Africa. Ang topic namin this July 8 sa gabi, 7 yata ng gabi, umaga. Patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos. No? Jesus Christ is true God. Tapos siya. Si Adamo bilang Muslim, siyempre negative siya kay ayaw naman nilang mga Muslim maniwala na Diyos si Kristo. So abangan niyo yan, that is an international debate done in English, no? English kay Tagalog, hindi makaintindihan ang Afrikano. So abangan natin yan July 8, first Sunday yata o July. O ganyan ang ating upcoming debate. Tapos I'm sorry to announce also na ang debate namin ni Brad Denmar Santiago, sana after dito sa debate namin ni Brad Ray Pilapi ng MCGI, sana Brad Ray, pagkatapos natin, debate namin ni Denmar,
ukol sa God issue, hindi matuloy kasi tinakbuhan ako ni Denmark. Ikaw, Brazil, kadibati di ba kayo ni Denmark Santiago? Eh, mahilig talagang tumakbuhan, bro. Dalawa na tayo nag-confirm, oh. Bro, mahilig yung tumakbo kasi may schedule din ako dyan dito. Hindi may sumipot, eh. Hello. Okay, nga, eh. Dalawa na tayo, eh. Tinakbuhan ka, tinakbuhan ako. Katuloy ko. Brad Ross, nandyan ka na? Yes, tumawag lang yung boss ko. Pasensya na. Okay lang. Nag-shoutout lang kami dito. Nag-usap ka. Dako na tayo sa Rimatostan mo, Brother Alvin. Okay, sige. Okay, Rimatostan for... Ay, hindi ko mali yung ano ko. Monitor malaki. Brother Alvin, 10 minutes. Okay. Maraming salamat, Brother Ross, Mr. Moderator, ang ating chief atin admin dito sa Philippine Debaters Association, PDA, Brother Ross Casona, at sa ating kaibigan, bagong kaibigan natin, ang members MCGI ni Ginoong Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan, si Brother Ray Pilapil na 4 years plus pa sa membro. Pero dati siyang Katoliko. So dito ako sa second rebuttal stand, kaya kahit ano na rin dito mabanggit natin para patunay sa negative stand. So unang-una, batay doon sa cross-examine ko last, napakaliwanag dito sa last question ko, sabi ni Ray, nag-object sa kay personal daw. No? Hindi personal yun ba, Ray? Ano yun? Valid question yun na kayo, umamin ka sa... na sasabi ni Soriano na yung puno kasi bilib na bilib ka kay Soriano kaya nga napunta ka dyan sa grupo niya, sa pangkati niya, na pahayag niya, nandyan yan sa YouTube, hindi mo naman kinaila, hindi mo man din eh, kasi na, nandyan talaga yan. Sabi ni Mr. Ganong Eliseo Soriano na we are not the church in the Bible, pero kami ay sumapi lamang o nagpa-member dyan sa church sa Bible. Yan naman talaga ang sabi, hindi mo naman pinutulan. So agree ka. So my next question is not personal, it is valid. So aminin mo na pala ngayon nga kayo pala may antikristong aral. Nalabas pala kayo dyan sa 1 John 2:18-19 na tunay na iglesia. Nasabi mo, natatag 31-33:80 doon sa Jerusalem, ayon kay Kristo sa Matthew 16:18-19, na I will build my church. So hindi yan personal. Dapat sana brad, eh. Sabi mo lang, ipass. Brad Alvin, hindi ko sagutin yan. I-time na naman. Save by the bell ka. Kasi maipit ka na naman doon sana kung may oras pa yun mga 30 seconds. Pwede pa last question, ipit ka talaga doon, Badre. So Badre, for your, bago ka pa lang dito pala this year, ibig sabihin dito ka pa sa paperwork, Badre, kung sa boxing pa lang, para naman may kunting kasayahan dito. I-compare natin, Badre, ikaw paperwork pa. Sa boxing, ako heavyweight na. Kaya doon ka na knockout sa matusik sa amin, Badre. Doon ka na knockout, baga. Oh, bakit na knockout ka? Una, sabi mo, nagkamali ka, umamin ka naman. That is not personal kasi kasama dyan sa debatehan, brother, eh. Kaya nga ang puno mo si Soriano, galit na galit dyan pag ang kalaban niya sa debate, magkamali, magkamaslay, slip of the tongue. I-capitalize na rin ni Mr. Soriano. Sasabihin ka talaga, oy, sinabi mo, nagkamali ka. O, so sa Biblia, ano, sino ang mali? Style ni Soriano, eh, nandyan lang sa mga debatehan niya. So hindi yan personal, brother, talagang kasama yan sa debate. Yung dapat sana hindi mo inamin, no? Inamin mo na nagmali ka, you're truthful and honest. Kaya valid yung question ko nga sa John 8:44 kasi i-compare natin MCJ at Catholic Church. Sabi mo kami na anti-Kristong aral. So anti-Kristong aral, mga mali, mga kamalian, mga kasalungan yan. So ngayon, ang MCGI, walang kasalungan, walang kamalian. Eh, umamin ka nagkamali ka. Ang pagkakamali mo, aral at doktrina sa Biblia. Unang Korinto 4:6, unang Korinto 14:37, sinabi ni Pablo sa ang dating Biblia, mga espiritu na mga taong banal na ginanap na ng Diyos, letra po letra. Ang contention mo lang, hindi sa langit, pero nagkamali ka doon sa sinabi mo, nakabidyo yan, nakarecord, na anghel yun. Espiritu ng mga anghel yun, hindi yun Brad Alvin, espiritu ng mga tao. Yan, nabasa mo dyan sa dating Biblia mo, sa Biblia ko rin, binasa ko rin, letra po letra, tao pala, so nagkamali ka talaga. So aral yan, na hindi yan anghel, tao yan, may anghel, may tao din. Eh, you deny it first, oh. Nagkamali ka nga kasi na-deny mo na tao yan. Eh, nagkamali ka na sa aral, eh. Eh, valid yung tanong ko. Eh, yung maling aral, kabulaanan, kasinungalingan. Sino ang tatay nun? Eh, sumagot ka na si Satanas pala. John 8:44, wala naman palang iba. Eh, sino ngayon antikristong aral? Oh, di ikaw pala napatunayan nga ni antikristong aral, brother. I'm sorry to tell you, pero huwag ka sanang magalit. Huwag mo sabihin, ako napikon. Hindi naman ako napikon, kaya I'm friendly, brother. Ikaw nga, eh. Mainit ko masyado, pero I'm still heartily smiling and laughing because I treat you as a friend.
By the way, when I laugh, it does not mean na tinutuya kita, kundi I'm just laughing because of that fact na mga sagot mo, kakatawa kasi eh, para sa akin yun ang dating ko. Kaya nga hindi ako binabalda ni Brad Ross kasi alam niya, yun ang pagkaintindi ko sa mga sagot mo. Para sa akin, ang dating sa Katoliko, because I know the Bible, nakakatawa talaga. So ganyan lang, Brad Ray, but it is not personal against you. Kung pikun ako, hindi ako tatawa, hindi ako magsasmile dito. Magagalit ako, parang Suriano, nagsigaw ng sigaw ng sinigawan kita. Hindi naman kita sinigawan eh. Eh malaking ang galang ko sa'yo. Marami ka ngang ano dito, kaya bago ka pa daw na debater dito sa PDA, marami ka pang mga kamalian sa mga rules natin. Hindi ka nagkakategorical yes or no, diretso ka explain. Tapos sumasapaw ka sa akin, hindi pa ako tapos na mga tanong ko sa'yo. So ganyan, dapat i-learn mo muna yan, o matutunan mo sa kalaunan. Ay alam ko, matuto ka rin sa mga rules ng PDA. So dito sa Biblia, brother, again, sa unang 1:4 hanggang 3, naniwala si Soriano at ang ADD, no, mga pamunuan niyo, na si Kristo, tunay na Diyos. Pero hindi naman naniwala na tunay na tao. Is John 8:40, a teksturya ng mga iglesia ni Kristo, pero sinimpalataya din ng Katoliko. Sabi ni Kristo, balak niyo akong patayin, katotohanan, nagsasalita ng katotohanan, na isang tao. So tao siya na tunay. John 8:40. Kaya kung hindi ka naniwala dyan, antichrist ka, based on 1 John 4:1-3, at John 8:44. Kasama ka nga ni Satanas, Badri, ang iyong aral. No? Hindi ito personal, ha? Aral mo ba? Kasi ayaw mo tanggapin ni Soriano na tunay na tao si Kristo. Iyon nga ang batayan sa 1 John 4:1-3. Eh kayo palang antikristo na aral kasi hindi ka naniwala kay Kristo na tunay na tao, tunay na Diyos. Hanggang tunay na Diyos lang kayo. Pareha tayo Katoliko, tunay na Diyos. Hindi tayo antikristo, sadyan na punto, sadyan na aral. Pero sa tunay na tao, kami naniwala kami dito sa letra po letra. 1 John 5:1-3. Chapter 4, verse 1-3, letra po letra. Eh, sa inyo, hindi kayo naniwala na tunay na tao si Kristo. Nag-anyong tao lang, mukhang tao. Baga nagdadrama-drama lang na tao, pero talagang hindi tao. Diyos na. Ang namatay siya na, buhay na maguli. Diyos na talaga, wala nang pagkatao. Eh, dito sa Biblia, napakaliwanag. Gawa 7:59, tao pa rin siya, anak ng tao, doon sa langit. Nakatindig sa gilid ng Diyos Ama sa langit. Napakaliwanag dito. Nakita ni San Esteban, nagbubulaan ba si San Esteban dito? Napakaliwanag dito. Oh. Juan 7, talatang 59. Habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya, sinabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin niyo ako ang aking espiritu. Ayan, meron na espiritu ni Esteban, tatanggapin ni Jesus sa langit. Napakaling, kasi hindi kayo naniwala na may santo si San Esteban, meron kami. San Esteban, ang kaluluwa at espiritu ni San Esteban, nandun na ngayon sa langit, although pinatayin kanyang katawan. O tapos hindi ka naniwala dito, Juan Gawa 7:59, eh hindi ka pala sa Diyos at sa kay Kristo na aral. Antikristong aral yan, Badling. O, dito naman sa 54. Pero si Esteban, sa purpose sa banal na Espiritu, ay tumingala sa langit, o sa langit na to. At nakita niyang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos. At si Jesus, na anak na tao, na nakatayo sa kanan nito. Napakaliwanag dito, tingnan ninyo. Nakikita kong bukas ang langit, sabi sa 56, sa 7 pa rin. At nakatayo si Jesus, na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Tapos hindi kayo naniwala na tao pa rin si Kristo na perfect, na perfected, glorified body na yung pagkatawang tao niya doon sa langit. Gawa 7, talatang 54 hanggang 59. Tapos wala kayong espiritu na inabilin sa San Esteban, ang espiritu na kay Jesus doon sa langit. So kaya kasama na si San Esteban doon na martir, Hebreo 12:23. E puro pala kayo ang antikristong aral, wala santo at santa sa langit, mas spirito at kaluluwa sa mga banal sa langit, wala kayong aral na ganyan. Di, labag kayo sa Gawa 7:59, sasabi at patutuo at witness si San Esteban, na isang santo din, San Esteban. E, wala kayong San Esteban eh, nanalangit na. Eh, ito Padre, tapos hindi pa anak ng tao, literal na tao, na glorified na tao si Kristo sa langit, kay Diyos lang. Dito napakaliwag, nakita ni San Esteban. Nagbubulaan ba si San Esteban? Eh, seems to surano nagbubulaan, naloko ka, brother. Ito, mga fundamental doctrines to of the Bible. Kaya ang antichrist doctrine, 1 John 4:1-3. Tapos ayaw niyong tanggapin. So kayo, brother, napatunay na napasok kayo dito sa antichristo na aral. Unang Juan 12:18-19. Tapos ito, mga epistola katolika at sanctiwani apostoli, the Catholic epistle of St. John the Apostle. Oh, napakaliwanag. Basahin natin ulit.
mga anak, malapit na mga huling araw. Ito na nga ngayon eh, naristo kayo 1980. Hindi kayo yung 31 to 33 AD na tatag na iglesia doon sa Jerusalem, sa Gawa 2:1-47, ayon kay Kristo, Matthew 16:18, I will build my church. Malapit na mga huling araw, ayun, nagsilitawan na, Iglesia ni Kristo, 1914. Kayo naman, MCGI, 1980, sa sect dito sa Pilipinas. At tulad ng narinig ninyo, malapit ng pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, ay marami na rin. Bukod sa Katoliko na 2,000 years na ngayon, eh 50,000 na kadenominasyon kasama ng MCGI, Iglesia ni Kristo at iba pa sa Balista. Kaya alam natin malapit na mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, eh mas mabuti pa itong iba dito na Antichrist dito sa Biblia kasi kasama pa noong una. Eh kayo talaga, sa labas talaga nagmula eh, 1980 pa lang, tapos sumapi kayo. Gusto nyo pang sumapi. Hindi sila tunay na kabilang natin. Dapat talagang kasama kayo dito mula dito natatag na Iglesia, hindi itong mawawala. Matthew 16:18, Matthew 28:20, I will be with you till the end of this. So hanggang pagkatapos ng mundo, ng sanlibutan, magunaw to. Pagbabalik ni Kristo na maghukom sa lahat ng tao, kasama siya ng iglesia na kanyang tinatag sa Matthew 16:18-19, Gawa 2:1-47. Kaya Antikristo talaga kayo, brother. Time's up, brother. Claim nyo lang yan na sumama kayo sa iglesia at hindi naman talaga kayo kasama. Okay, Brother Alvin. Maraming salamat. Time's up na po, no? So yun po ang rebuttal stand ng ating negative side na si Brother Alvin Gitamundo. Dako tayo ngayon sa last cross-examination ng ating affirmative side. Brother Ray, 7 minutes. Okay. Yes, Brother Ray, 7 minutes for the cross-examination. Yung ginamit mong Juan 8:44, ano ba ang... Hindi, baguhin kong tanong ko. Ano ba ang definition mo, Sir Alvin, sa sinungaling? Sinungaling, yung mali ang turo, mali ang aral, mali ang sabi, mali ang salita. Oh. Tungkol sa aral at doktrina, maliwanag naman na umamin ka na nagkamali ka na hindi pala tao yun, anghel daw, tapos pala binawi mo, tao pala. So nagkamali ka, aral yun, Hebreo 2:23. So kasama ka ni Satanas dyan, 8:44, nagsinungaling ka kanina, inamin mo lang. Next question. Kung nagkamali ka ng sagot, tapos inamin mo na mali, sinungaling ka ba niyan? Yes or no? Yes, kasi batay ng aral mo kanina, wala pa napunta sa langit na tao. Yun ang argumento mo. Kaya yes na yes. Sinungaling ka rin kaya binawi mo. Binawi mo lang, pero nagsinungaling ka na sa aral. Aral itong pinag-usapan natin. Hindi naman ito kapansanan sa tao na magkamali eh. Yung aral next mismo, magkamali ka sa aral. Saan sa Biblia na may mga tao na nasa langit? Tao ha? Hindi espiritu, kundi tao, sabi mo ngayon. Oh, saan natin mababasa na may tao na? O dalawang talata, Hebreo 12:23, pahayag ni Juan 18:20, pahayag si Tinebe, daming talata sa Biblia eh. O nga, si Abraham, Isaac, Jacob, sa langit na rin, Matthew 8:11, si Kristo nagsabi. Na si Abraham, si Isaac, si Jacob, nandun na sa langit, Matthew 8:11, letra po letra, daming talata. Next question. So, basahin natin isa-isa. Sige, Mr. Moderator, ipabasa ko sa kanya, pakibasa mo na may tao na sa langit. Oh. Sabi dito, magbasa lang ako ng isa, gusto niya, oh. Basahin ko. Okay. Sabi ni Kristo mismo, sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo, mga hintil mula sa iba't ibang dako, ang kakaing kasama ni Abraham, Isaac, at Jacob sa kaharian ng langit. Si Abraham, Isaac, at Jacob, mayroon pang darating sa kaharian ng langit sasama sa piging at pagkain ng Diyos. Matthew 8:11, basahin mo ang dating Biblia. Sabi dito, Anong aklat? Pwede bang malaman ang aklat sa kanyang talata? Okay, nakatat yung time na rin, 4 minutes and 48 seconds. Oh. Yung aklat daw, Brother Alvin, yung aklat? Yes, kung nakinig siya, narinig naman ni Mr. Rodrigo, makasama natin, Matthew 8:11, letra po letra, sabi ni Kristo. Dito naman sa Living Bible Translation, Matthew 8:11. Sabi ni Kristo, and I tell you this, that many Gentiles, like this Roman officer, shall come from all over the world and sit down in the kingdom of heaven with Abraham, Isaac, and Jacob. O sa Tagalog, ang dating Biblia, basahin mo dyan. Nasa karya ng langit si Abraham, si Isaac, at Jacob, hindi naman sila patay, katawan ng patay. Sa langit, Matthew 22:30, 29:30, nandun talaga sila, literal. Next question, Brother Ray.
So ibig mong sabihin, may tao na ngayon sa langit, nasa langit na sila ngayon? Yes, sabi ni Kristo, Mateo 8:11 at Mateo 22:29. Basahin ko Mateo 22:29 dito, napakaliwanag. Sabi ni Kristo, "You err because you are ignorant of the scriptures and of God's power." Napakaliwanag dito. "I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob." So God is not the God of the dead, but God of the living. So buhay pa pala si Abraham, Isaac, at Jacob. Hindi patay. Mateo 22:32. Mateo 8:11. Kami pang talata. Next question, Brother Alvin. No? Sige. Next question. Ah, ang sabi mo, antikristo kami kasi hindi kami ang tunay na iglesia. No? Kasi lumabas kami. Paano lumabas ang MCGI? Nasamantalang umanib kami sa tunay na iglesia. Okay, sagot. Paano lumabas? So, open-ended question. Ang sagot ko, kasi 98 registro nyo, number one yan. Eh, 31 to 33 din sabi mo ang tunay na iglesia sa Biblia. Eh, ang layo eh, 1980 kayo sumulpot sa history. So, before 1980, wala pa kayong iglesia na sinasamahan. Sila naman eh, yung tagapagturo ni Mr. Soriano, si kilala mo yun. Eh, iba naman yun na, na nice Church question. Of God, hindi naman yung kasama nyo. Nicolas Perez pala, Nicolas Perez. Next question, Brother Ray. Next question. Okay. Ayon dito sa unang Korinto 15:50, no? Babasahin ko lang. "Now this say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God." Pag flesh at saka blood, hindi ba yan tao? So, yes. Yes. Hindi yan perfect at kompleto na tao kasi nga ang katawan natin mabubulok sa lupa. Ang sinasabi dito, espiritu at mga kaluluwa ng mga banal sa langit. Hebreo 12:23. Yung espiritu nila nandun sa langit, ang kaluluwa, ang katawan nandyan sa lupa, sa libingan. Eh, wala kayong aral na ganyan. So, antikristo kayo. Based on Hebrews 12:23. Ang sabi ko sa iyo kanina, kung may tao na, tao, katawan, ang sabi mo, yes, mayroon. Tapos ngayon, sabi espiritu na naman. Kaya, anong tanong mo dyan? Sabi kasi ng Biblia eh, ang espiritu sa tao nandun sa langit, Hebreo 12:23. Gawa 7:59, sabi ni San Esteban, ang espiritu ko pa na yun, nagkaluwa, tanggapin mo dyan sa langit, napakaliwanag dyan. So ang katawan lang nang hindi makapasok sa langit, nandyan lang sa lupa, kay patay pa. So aral na yan ni Kristo sa Biblia, let's talk about sa hindi aral. So antikristo ang aral ka. O sige, mali ang sagot mo kanina, na inanyuan mo na tao. Ang nandun sa langit, may katawan. Wala akong sinabi na may katawan, huwag mo kung doon nagtapos ka kanina. Hindi, nagparatan ka, wala akong sinabi na katawan. Sandali, Brother Alvin and Brother Ray. Espiritu nga eh. Sandali, Brother Alvin, Brother Ray, ayusin natin. No? Brother Ray, next question po, 1 minute and 48 seconds. Teka muna mo dito, objection muna sandali. Okay, okay. Anong objection, Brother Alvin? Para magkaliwanagan kami ni Brother Ray. Kasi una mo dito, napakaliwanag, nakavideo tayo dito, nakarecord. Kailanman wala akong sinabi na katawan, na dugo, nandoon sa langit, ng santo. Eh, mga santo namin, nandyan pa sa interior ang katawan nila. Alam naman natin ngayon buong mundo eh. Ang kalaluwa nga talaga ng Espiritu, inuulit-ulit ko na nandoon sa langit. Eh, huwag naman niya ako paratangan sa moderator. Masama yan. Okay, Brother Ray, mag-objection ka or mag-next question? Objection, moderator. Objection. Sige, sige. Ang tanong ko, moderator, tako. Ang sabi niya, oo. Binasa niya yung Hebreo 12:23. Okay, moderator's decision na lang, Brother Ray, no? Since na narinig naman ng mga viewers natin, meron tayong mga viewers dito sa room at saka sa chat box natin, sa live streaming, so sila na po bahala kung mag-babalansi kung alin ang tama sa inyo dalawa. So next question tayo, Brother Ray. 1 minute. Oh, next question. So sa ngayon mo ba, Brad Alvin, na wala pang tao ngayon sa langit? Sagot ko, no. Hindi ako sasang-ayon dyan kasi ang espiritu ng tao o taong espiritu o taong kaluluwa o kaluluwa ng tao nandun sa langit letra po letra. Pahayag size 9 G's. Dagdagan ko, Hebreo 12:23. Pahayag 7:9 hanggang 14. Pahayag 18:20. Mateo 8:11. Mateo 22:32. Si Abraham Isaac. Next question. Maraming talata eh. Next question. Next question. Ay, so, talagang titindigan mo na may tao na sa langit. Pag sinabing tao ha, tao. Alam mo naman yung tao. Composed of blood and flesh.
Yes, kasi Matthew 27:51-53, na-resurrect na ngayon ibang santo sa Old Testament, eh, letra po letra, nabuhay sila galing sa libingan. Hindi ba alam mo, ayan alam, at Suryano, Matthew 27:51-53, eh, kasama na sila Moses, Jude 1:9, dinala na ni Michael Arcangel doon sa langit ang katawan, nag-igawan sila ni Satanas. Eh, meron na sa Old Testament, pero sa New Testament, wala pa tayo. Kaliwa na nga sa Biblia, aral ng Biblia, aral ng Katoliko. Ang yung sa inyo, hindi sa Biblia, so hindi kayo aral lang ni Kristo, mga antikristong aral kayo, Badri. Next Sorry question. To tell you. So talagang tinatayuan mo na may tao na sa langit. So, again, babasahin po ang unang Corinto 15:50 na walang laman at dugo na magkapagmana sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, mali ba itong unang Corinto 15:50? Yes, tama yung unang Corinto 15:50 kasi reference sa katawan ng tao na nagbubulok sa libingan. Si Kristo ka nagsabi, Acts 2:29, hindi mo pababayan ng Panginoon ang ating katawan na mabulok sa libingan kaya nagbuhay na mag-uli si Kristo. Eh, may nabuhay na mag-uli ba sa Old Testament? Yes, Matthew 27:51-53, basahin mo yan, letra po letra. Nabuhay mula sa libingan. Pumasok sa banal na siyudad ng Jerusalem sa langit. Hebreo 12:22-23. Brother Alvin, time na po, no? So, yun po ang huling cross-examination sa ni Ray Pilapil Jr. doon sa ating negative sign. So, bigay natin, siyempre, sa summary conclusion, mauuna palagi yung negative. So, bigay natin kay Brother Alvin ang 5 minutes sa summary conclusion, Brother Alvin. Okay, thank you very much, Mr. Moderator. Brother Ross Casona, ang ating head admin at chief admin sa Philippine Developers Association ng PDA at ulit sa ating kapatid na si Brad Ray Pilapil na although baguhan, medyo mainit din sa Brad Ray. Siguro kung actually kung sa ano pa ito kung makita ko, hindi ko kasi nakita ang kagwapuhan ni Brad Ray kaya nag-close cam eh. Baga, siguro ayaw ni Brad Ray makita ang mukha niya na sinapala yung napikong. Ikaw ang nakita ang mukha eh. Oh, nandito, naka-open cam ako, Brad Ross, di ba naka-open cam ako? Oh, i-open ko ulit. Ikot lang ikot din sa'yo, mula pa kanina, di ko nakita ang mukha mo eh. Teka muna, Brad Ross. Ay, cut mo natin yan. Kasi, debatal stand ko to eh. Hello, Brad Ross. Sandali lang, Brother Ray, matapusin mo natin si Brother Alvin. Lumabas yata si Brad Ross. Summer. Ay. Brad Ray, may rules tayo dito yes, na habang nagsasalita. Sorry, naka-mute pala ako. Brother Ray, patapusin muna natin si Brother Alvin sa kanyang summary conclusion. Meron ko pang 4 yes. minutes. Mr. Moderator, Mr. Moderator. Yes, yes. Objection. Yes. Kasi mula kanina, hindi ko makikita ang mukha ni Sir Alvin eh. Ikot lang nag-ikot yung kanyang screen. Wala nang objection, Moderator. Ay, matatapos na lang. Na Brother Ray, siguro may problema lang sa signal. Ano? So, patapusin mo na natin. Sige. So, patapusin mo natin si Brother Alvin. 4 minutes and 14 seconds. Brother Alvin? Okay. Ulit, dito sa video ko, nakita ko mukha ko. Ang hindi ko makita ang mukha ni Ray. Dito sa video ko, iwan ko sa video niya. So, nagsasalita ko dito, batay sa nakikita ko dito sa video. O, balik tayo sa tema. Napakaliwanag na walang napatunayan si Ray na antikristong aral ang Iglesia Katolika. Pagkos, nag-showdown kami, nagtaltalan kami sa unang Juan 4:1-3, nabuking ngayon ang tabisto na ito pala si Mr. Eliseo Suryano, ang antikristong aral, ang MCGI. Bakit? Manta kayo niyo mga kapatid ng Katolik at hindi Katoliko, lahat ng listeners ng viewers sa debate namin ngayon, ni Brother Pilapil isang MCGI. Hindi pala tunay na tao si Kristo para sa kanila. Eh, yun nga, mababasa dito ng Antikristong aral, basahin natin. Kaya dito, ito, summary na to ng anong nangyari sa debatihan namin kanina ni Brad Ray. Sabi dito, sa halip, alamin mo na ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itunuturo nila. So, ito, aral to. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling propeta ang nagkalat sa mundo. Ano yung sinungaling propeta at huwad na aral at Antikristo? Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritu sa masa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo, Naging tao, letra po letra. Ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. O Diyos si Kristo sa MCGI, tama. Pero hindi daw naging tao, hindi literal, tunay na tao, totoong tao, 100% tao. So Antikristo kayo. Eh, naging tao dito. Mapakaliwanag dyan. O, ngunit ang hindi kumililala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos. Hindi naman talaga sinugo si Mr. Suryano. Kundi Espiritu yun ang Antikristo. Ayan.
narinig nyo na nadarating ng Antikristo, ito na si Mr. Sherlock, kasama na to. At narito na nga sa mundo. Ah, narito na nga, namatay na nga eh. Ito na naiwan si Daniel Rason at si mga members. So, Brad J, sana mga liwanag lang ka dito, Brad J, kaya seryoso itong usapan. Brad J, no? Kung nasa sa iyo ang kasi ng Espiritu Santo, 2 Peter chapter 1, verse 19 to 20 to 21, eh, hindi ka magturo ng kamalian. Eh, kanina, umamin ka, nagkamali ka na sa aral kasi sabi mo, hindi tao, anghel. Diyan ka nabutasan eh, dito, natalo ka talaga, Brad J, na knockout ka doon. Kasi umamin ka na nagkamali ka. Eh, kahit na umamin ka, nagkamali ka, mali nga yung umamin ka, nagkamali ka sa aral. Aral ang pinag-usapan natin dito. Hindi naman white lie yung sinabi mo. Na parang ganito ba, may naghanap sa'yo na inutangan mo sa asawa mo, nangutang siya, tapos sabi ng misis mo, Ray, huwag mong sabihin dyan sa naniningilangan, nandito ko, sabihin mo na malingki ako. Para hindi mo na tayo masigil kasi wala pa tayong pera. So, nag-white lie ka, na sister, wala pa dito misis, kaya na malingki, balik ka naman lang bukas. O konti lang yun, hindi naman yun aral eh. Yun ang ibig mong sabihin ng mga tao, lahat nagkakamali. Agree ako dyan. Pati ako rin nagkakamali. Pero aral to yung pinag-usapan natin rin eh. Sabi mo na, sa Biblia, hindi yan Brad Alvin anghel. Ang hindi yan tao, anghel yan Brad Alvin. Oh, hindi ha? Yun ang sabi, payak yan, naka-video yan, naka-record yan, hindi mo na mababawin. Aral yan. Na hindi yun tao, anghel yun. Eh, binasa ko. Binasa mo rin sa dating Biblia, sa Biblia mo dyan. Nakita mo, nagkamali ka pala. Eh, nagkamali ka sa aral. Eh, saan ang kasi ng Holy Spirit sa'yo? Doon din si Suriano, eh, nagkakunta-kunta mga aral. Kaya hindi nga siya may kasi sa Espiritu Santo. Eh, may lagakan din kayo, wala sa Biblia eh. Lagakan sa programa, sa TV. Lagakan to lang tuwing Huwebes, lagakan tuwing Linggo. Eh, dami niyong lagakan. Lagakan dyan sa mga pagmimigay niyo ng pagkain sa mga tao. Lagakan sa ospital. Eh, wala naman sa Biblia yung mga lagakan niyo. Nakukuba din yung mga membro niya ng mayayaman. Nagtatago na ngayon. Lumabas na ngayon sa MCJ kasi nakukuba sa bigay ng bigay kay Suriano. Eh, magkano ba ang pera ni Mr. Suriano doon na iniwan sa Brazil? 90 million. Sinerado niya sa kanyang bangko. Walang makawithdraw doon. Yun, naawa din ako kay Daniel Rason. Walang napanood. Yun ang physical lang ang mga mansion. Pero ang pera talaga sa bangko, hindi ma-withdraw. Kasi patay ni Mr. Suriano. Last will of testament ni Suriano. Hindi ma-withdraw yan kasi ang ibig sabihin ni Suriano, babalik daw siya para mag-umpisa ang 1,000 years, babubuhay sa muguli. Kaya siya rin makawidro dyan sa pera. Eh, paano rin ngayon? Naghihirap nga sila ngayon ng mga puno mo. Tapos nagka-break-break kayo, si Yuli. Lumabas din. Bago din. Time's up, Brother Alvin. So, yun ang conclusion ni Brother Alvin Gitamundok, Chief Apologist ng Roman Catholic Church. Bigay naman natin ngayon kay Brother Ray Pilapel ng MCGI ang kanyang 5 minuto na summary conclusion. Brother Ray? Yes, magandang gabi po. Baka nalimutan ni Sir Alvin ang aming topic. Ang aming pong topic, patutunayan ko ng aral ng RCC ay anti-Christ ayon sa Biblia. Ngayon, inilatag ko lahat ng mga aral ng RCC, Rosary, Prayer of the Dead, Infant Baptism, Dispel of Stitcho, Sign of the Cross, Purgatory, Limbo. Yan dapat yung kanyang itatayo. Ang ginawa niya, yung aral ni Brother Eli, ang kanyang namali daw, na antikristo daw. Hindi naman po yan yung aming topic eh. Ang topic namin, yung aral nila, hindi yung aral namin. No? Ngayon, iniipit niya ako doon sa pag-amin ko, nagkamali ako ng sagot, ako daw ay sinungaling. Mali po yon. Kasi ang pag-amin po na po ng katotohanan, ay hindi po yan kasinungalingan. Ang kasinungalingan po, ang sinungaling po, yung hindi ka umaamin sa mali mo. O, yun dapat ang i-search mo, Sir Alvin, pagkatapos ng debate. No? Kasi, pare-parehas naman tayo nakapag-aral. I-search mo ang tunay na meaning ng sinungaling. No? Ngayon, sa lahat po ng kanyang tindig, rebuttal, hindi po niya napapatunayan na yung mga binanggit pong paksa dito, no, na antikristo ay hindi po niya napamalian. Bagkos, ang tinitira niya, yung iglesia daw namin ay lumabas lang 1980. Hindi naman yun sa topic ah. Mali na po ang topic ko. Baka nakalimutan ni Sir Alvin ang topic. Patutunayan ko na ang aral ng RCC ay antikristo ayon sa Biblia. No? At sumang-ayon naman siya na pagka hindi turo ng Panginoong Hesukristo ay antikristo. Malinaw kanina, huling-huli ko siya kanina.
O tapos, itinanggi niya na ang purgatory, limbo, lahat-lahat ng mga ano, ay antikristo daw. No, ito dapat inaantay ko kanina, Sir Alvin, itong mga binabanggit ko sa iyo, na itong itatayo mo ayon sa Biblia. Hindi naman eh. No? Pumunta ka doon sa may banalan na sa langit. Wala naman dito yan. Saan dito sa ano ko na may mga banal na pumunta sa langit? Wala naman dito. Hindi yan kasama dito sa pinapatunayan ko. No? Wala dito. Limbo, sign of the cross, purgatory, despair, obstetus in the church, sign of the cross. Hindi, wala pong kaugnayan yan doon sa kiniklaim mong banal na nasa langit na. Oh, tapos kanina, tinatanggi mo. Sabi ko, may tao ba sa langit? Oo daw. Binasa kong unang Corinto 15:50 na walang laman at dugo na makapunta sa langit. Bigla mong binawi na din mo sinabi. Umuo ka po nung sinabi ko na may tao na ba nakapunta sa langit. Umuo ka. Maski pa i-review ang tape. No? Ganun pa man, malinaw po at salamat sa Diyos at hindi mo napamalian ang aking mga ipinipresenta. Dapat ito ay pamalian mo ayon sa Biblia. Kasi pinapatunayan ko si Alvin ayon sa Biblia. Dapat pamalian mo rin ayon sa Biblia. No? Purgatory, hindi mo napamalian. Limbo, sign of the cross. Bagkus, binabanat mo yung turo ni Brother Eli. Eh hindi yan ang topic natin. Napakalinaw na ano, naligaw ka sa iyong rebuttal at iyong cross-exam, naligaw ka, cross-exam. So ganun pa man, maraming salamat sa iyo at sa lahat po na nakikinig ngayon. Ganun din sa iyo, Mr. Moderator. Pasensya na sa mga pagkakataon na hindi ko lubos na naunawaan yung ano kasi chapi-chapi minsan ang dating. At sa lahat ng mga kaibigan kong Katoliko, no? At sa lahat ng mga kapatid ko sa MCGI, so nanatili tayong panalo sa usapin ito kasi hindi niya napapatunayan na hindi antikristo itong mga ipinaglalaban ko na antikristo. Yung mga paksa na gusto ko sana na i-debunk niya yung claim ko. Pero hindi naman niya, wala naman eh. Bumanat siya doon sa kay Brother Iling mga turo, doon sa kung kailan kami nag-umpisa, 1980 daw. Hindi naman yan ang paksa, bro. Yung paksa natin, ito dapat yung i-challenge ko sa'yo, napatunayan mo na mali ako. Eh kaso lang, ang pinapatunayan mo, na mali na ang mga turo ni Brother Iling, hindi naman yan ang paksa. So dyan lang po, natapos. Mr. Moderator, at maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Magandang gabi sa ating lahat. Okay, so maraming salamat din sa dalawang magigiting na debatista sa gabing ito, no? Si Brother Alvin Gitamundo at si Brother Ray Pilapin. So bago tayo magtapos sa debating ito, ay nais po nating bigyan ng tigda dalawang minuto sa greeting, shout-out, or plug-in ng inyong mga YouTube channel or Facebook page. Okay, Brother Ray, dalawang minuto. Yes, magandang gabi sa ating lahat. Salamat po sa lahat na nakikinig ngayon sa aking katunggali, kay Sir Alvin. Sa iyo bro, moderator. Pasensya na sa mga kung mayroon ng mga hindi magagandang mga pagkakataon na minsan ay na-execute doon sa panahon ng debate. As mga kaibigan kong Katoliko, gaya ng aking asawa na isang devoted na Katolik hanggang ngayon na Katoliko pa rin siya. Pero yung kanyang rebulto sa dobrang kwarto ay tinapon po na, pati yung kanyang rosaryo. As mga kaibigan kong lahat na Katoliko, isa na po, hindi pa huli ang lahat. Magsuri pa po tayo mga kapatid na kagaya ko, matagal akong naging Katoliko pero sa awa at tulong ng Diyos ay naliwanagan po ako doon sa mga maling turo. Salamat po. Kay Sir Alvin, ulitin po ulit. It is may tawag nito. Karangalan kong makaharap dito sa debate kasi talagang ikaw naman ay veteranong debatedor ng Roman Catholic Church. Now ay may natutunan ako sa iyo at sana naman may natutunan ka rin sa akin. So, gaya nga ng sinasabi mo, ako'y baguhan pa lang na debatista. Sa katunayan, pang-anin ko pa lang ito na pag-ipag-debate. Salamat sa Diyos naman at natapos natin ang matiwasay. So, good luck, Brother Alvin, sa sunod mong debate. Makikinig ako.
at maraming okay. salamat sa ating lahat at magandang gabi. Okay, Brother Alvin, 2 minuto. Okay, maraming salamat una sa ating moderator at ating operator at chief and head admin si Pedro Casona ng Philippine Debaters Association. Kung wala siya, walang mga debate tulad nito, hindi kasiguro kami ni Brother Ray Pilapil ng MCJ ay magka-debate ngayong gabi ito. And this is memorable no, for both of us, si Brother Ray, na sabi nga ni Brother Ray, it is an honor for him to debate with me, no, with Chief Apologist ng Roman Catholic Church. So ganun rin ako, Brother Ray, kahit pa sabihin natin, baguhan ka pa lang na debater, I'm also honored. Anybody, no, kahit hindi ka lang si Brother Ray, kung iba din, I also want to talk with ito, si Mr. Aguila. Later, mag-debate din tayo, Mr. Aguila. Kami ni Prados, nag-debate na kami. Although kaibigan kami, wala lang talagang personalan dito, kung ara lang, no, doktrina lang. Sige po, Bro Alvin, no problem sa akin. Okay, malakas na sa Aguila. So, shout out na lang sa mga Catholic defenders. Na-mention ko na kanina, si Brad Broly Casium Silomenio, sila Brad Norberto Sabandal II, o si Richie Manos, aking kapatid, elder brother ko, si Brad Engineer Ramon Gitamundo, mga Catholic defenders, mga kaibigan ko pari, sila Reverend Father Lucas Inok, at nagkausap kami ni Brad Jay kanina, Brad Gross, kung umalis ka sandali, kaya may tawag sa'yo, ito pala si Denmark Santiago, hindi natin nakausap, tinakbuhan daw si Brad Jay. Ako din tinakbuhan. Huwag na natin ito pa pasukin sa PDA. Nagkagastira ng ano sa debate platform. Hanggang dito lang, Brad Gross, para lang tayo mapatawa ba? Thank you, Brother Alvin. At salamat. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa Philippine Debaters Association. At binabati ng Philippine Debaters at ng buong staff and admin ang dalawang debaters natin, si Brother Alvin Gitamundok at si Brother Ray Pinabil. Thank you po sa inyong participasyon at sa mga nanood at nag-comment sa ating comment section. Si Brother RDRJ Aguila, Evie Alfonso, RV. Maraming salamat po sa inyong pag-chat at panonood sa debate sa gabing ito. Ito po ang inyong likod, J-Rod Casrod, admin host, moderator of Philippine Debaters Association. Good night and good evening.